Sa ninang puti, naka-imprenta o sulat ang mga salitang Latin na sagrado. Orasyonis na pangontra sa mga masasamang loob, masasamang nilalang, at mga masasamang elemento. Sanina o puting polo na puno ng sulat Latin. Nakabalot sa supot kasama ang maliit na librito na hugis bilog. Iyon ang mga bagay na nahalungkat ni Timyo mula sa maliit na kahon na inaabot ng kanyang lola. Ikaw ang unang apo ng iyong lolo, Salde. Kaya sa iyo niya ibinilin ang kahon na iyan, Timyo. Saad ng lola Lili niya, matapos ang siyam na araw na dasal mula sa pagkamatay ng kanyang lolo, Salde. Isang rosaritong kulay itim ang nasa itaas ng makapal na supot na nakabalot sa kung anong bagay na nasa loob. Kinuha niya iyon at itinabi. Pagkatapos ay binuksan na ang supot. Sinilip muna niya iyon bago kinuha. Ano po ba ito, Lola? Takang tanong ng binata sa kanyang lola. Subukan mo kung may mababasa ka ba. Kahit isang salita lang na nakasulat sa damit na iyan, Temyo. Utos ng kanyang lola. Hinawakan niya ang damit gamit ang dalawang kamay at itinaas iyon. Itinapat sa kanyang muka. Hindi niya na inikot pa ang kanyang tingin dahil sa salitang Maria. Nakaagad na sulat na alibata ang kanyang nabasa. Hindi rin niya alam kung paano niya nabasa iyon. Pero ang mga nakasulat sa damit na iyon ay magkahalong Latin, Espanyol at alibata. Tunay nga na nananalaytay ang dugo ng iyong lolo sa inyo, Timyo. Magiging magaling ka na antingero at albularyo pagdating ng panahon. Uwi ka ng kanyang lola. Ela, paano ko naman kaya ito aaralin? Hindi ko po ito alam eh. Saan niya? Bukod sa makapangyarihang librito, nariyan ang lumang kwaderno. Diyan mo malalaman kung paano intindihin ang sulat, alibata at Latin. Nariyan din ang tamang usal na mga orasyon at pagkain sa mga anting-anting. Laman din ang kahon na iyan ang mga anting-anting ng lolo mo, Temyo. Nasa kwaderno lahat ang iyong gabay. Daang siglo na ang ibang anting na nariyan. Kaya sana, ingatan mo rin na kagaya ng pag-aalaga ng inyong lolo, Salde. Mahabang bilin ng lola Lili niya. Gagawin ko po, Lola. Iingatan at pahahalagan ko po. Aasa kang aabot ito hanggang sa makabagong henerasyon. Pangako ng binata sa kanyang lola. Pag-uwi niya sa kanilang probinsya ay kaagad niya iyong inumpisahang aralin lahat ng mga bilin sa kwaderno ng kanyang lolo. Nilinis niya ang sarili sa pamamagitan ng pag-aayuno ng tatlong araw. Puro tubig ang iniinom niya sa araw na iyon. Habang nag-aayuno ay sinimulan niyang memoryahin ang mga orasyon. Lahat ng iyon at laging pagtataka niya dahil mabilis iyong pumapasok sa kanyang utak. Natila ba isang beses lang niyang usalin para memoryahin ay hindi na kaagad nawawala sa kanyang isipan. Makalipas ang tatlong taon, isa na siya sa pinakamahusay na antingero. At walang ibang nakakaalam niyon. Kahit ang kanyang pamilya ay hindi alam ang bagay na iyon. Bilin ng kanyang lola na huwag itong pag-ibang kahit kanino. At gamitin lamang ito sa pangdepensa sa sarili o sa pamilya. Isa sa mga tiyuhin niya ang dumating galing sa lungsod. Ang tiyo orin niya na naging right hand ng isang inhenyero. Umuwi ito para maghanap ng mga tauhan para sa isang proyektong gusali. Dahil malaki ang basahod ay iniwanan muna ni Timyo ang kanyang sakahan. Kahit edad 23 pa lang at walang nobya ay masarili.
ay may sarili ng sakahan at mga alagang hayop. Masinop din siya sa pera at matipid. Walang barkada at kung may kaibigan man, malimit lamang silang magkita at magkasama. Pagpapatayo ko ng sarili kong bahay, tiyo. Lalaki ako kaya maigi na may sarili akong bahay bago pa man dumating ang babaeng mapupusuan kong makasama habang buhay. Saad ng binata sa tiyo niya. Isa itong foreman at matagal na sa trabaho. Mabuting idea yan, Timyo. Swerte sa iyo ang mapapangasawa mo. Saad pa nito. Ayoko lang na matulad sa akin ang magiging anak ko, tiyo. Tignan mo kaming magkakapatid, walang pinag-aralan. Kahit isang kahig, isang tuka ang aming mga magulang. Kung may pinag-aralan lang naman sana kami, o ako. Hindi sana pagsasaka at construction lang ang magiging trabaho ko. Lita niya ng binata. Mabuting ideya yan, Temyo. Buti nga may mga kalabaw at baka na. Ilang linggo na lang din, aanihin na ang iyong mga palay. Puri ng tiyo nito. Oo, tiyo. Bala ko talagang magpagawa ng bahay na bato. Kaya naging masinop ako at sinipagan pa ang trabaho. Wika ng binata. Kahit sino sa kanilang kaanak at mga kababaryo ay hanga sa kakaibang ugali na taglay niya. Malaking proyekto ang hawak ng kanyang tiyo, kaya matagal-tagal ring trabaho ang mahahawakan ng binata. Kahit nasa syudad ay patuloy niyang inaalagaan ang anting-anting na taglay niya. Ang oras at araw ng pagpapakain niya rito upang masigurong hindi mawawala ang bisa. Bilang antingero, ramdam nila na mabisa pa rin ang hawak nilang anting-anting dahil laging mainit ang kanilang katawan at may kakaibang hiwaga ang bumabalot sa kanila. Bukod sa kanyang tiyo rin, may isa pang forma na may dala ring tauhan ang kanilang kasama sa trabaho. Sa kabilang porsyon, ang proyekto ng mga ito. Ngunit iisa lang din sa kanila dahil sa ilalim pa rin iyon ng inhinyerong amo ng kanyang tiyo rin. Makalipas ang 6 na buwan na nakilala ni Timyo, si Adoration. Nagtitinda ng kaganin sa harap ng kanilang pinagtatarbuho ang site. May maliit itong pwesto kasama ang ina at bukod sa mga kakanin at tinapay, nagbebenta rin ito ng kape at soft drinks. Marami ang umaalagid kay Adoration. Ngunit halata sa dalaga ang pagiging mailap sa mga lalaki. Lihim na humanga si Timyo sa dalaga. Ito ang tipo niyang babae, yung formal at nagpaparespeto sa mga lalaki. Maging si Timyo ay atupili na makipag-usap rito. Lumalabas lang ito sa maliit nilang pwesto kapag tinatawag ng ina dahil marami ang bumibili. Isa sa mga tauhan sa kabilang grupo ang napansin ni Timyo na aaligid sa dalaga. Ngunit halata kay Adoration na naiilang ito sa binata. Nakilala ito ni Timyo isang beses na magkasabay sila. Nanananghalian. Magkalapit ang kanilang ginawang temporaring tuluyan at iisa ang lababo ng kanilang ginagamit. Magkasundo sa lahat ng bagay ang magkabilang grupo at halos magkakilala na lahat sa loob ng kalahating taon. Sanay lahat sa asaran at mga komedya dahil iyon lang ang kanilang stress reliever. Hindi naman humahantong sa away ang kanilang mga biruan dahil marunong makisama ang lahat. Si Ino na sobrang tahimik at formal na binata ay kahit hindi lumalaban sa biruan ay pangiting-ngiti lang at hindi rin naman napipikon. Madalas magkasabay sila sa pagkakape sa pwesto nila Adoration. At halata sa mga mata ni Ino ang pagkagusto sa dalaga. Lagi itong nakatitig kay Adoration. At iyon din lagi ang nakikita ni Timyo na nagpapainit sa kanyang ulo.
Ramdam niya ang selos tuwing nakatitig ang binata sa babae. Batid niyang maging siya ay nahuhulog na rin sa alindog at kakaibang kagandahan at ugali ng dalaga. Nang mapagtanto niya na umiibig na nga siya sa dalaga ay hindi na siya naging atubili pa. Niligawan niya ito at nang malaman ito ni Ino, lagi na lang galit kung tumitig ang binata sa kanya. May mga gabing nakakatulog siya na tila ba may nakasilip sa kanya. Minsan ay binabangungot siya dahil sa isang nilalang ngunit hindi siya nagpapatinak. Doon unang nasubok ang bisa ng anting-anting na kanyang dala. May isang beses na sobrang lakas ng enerhiya ang umatake sa kanya. Isang kakaibang nilalang na umaatake sa kanyang panaginip lamang. Subalit batid niyang kapag matatalo siya doon ay hindi niya siya magigising pa. Sasabihin na lang ng lahat na bangungot ang ikinamatay. Ngunit ang totoo, may kinakalaban na nilalang sa pamamagitan ng isipan. Ngunit gamit ang mga Latin na makapangyarihan, iyon ang kanyang barangga at kita niya kung paano bumagsak ang katawan ng isang nakakatakot na nilalang na sa tansya niya ay isang aswang. Pakiwaran niya ay espiritu niya ang nakipaglaban sa nilalang. Napakahirap ipaliwanag ngunit totoong nangyari sa kanya. Kinabukasan, maagang nagising si Timyo at lumabas ng barracks para magkape. Halos kasabayan niyang lumabas ang binatang si Ino na noon ay iika-ikang naglakad. Nagtaka si Timyo dahil maayos naman itong naglakad kagabi. Papasok ng kwarto nito matapos maghapunan. "Da paano yan, tol?" tanong niya sa binata. Ngunit hindi siya nito pinansin at kahit ganoon ang sistema ay nagmadali itong maglakad upang hindi sila magkasabay. Napakunot ang noo ni Timyo. Makalipas ang ilang buwan na panliligaw, sinagot rin siya sa wakas ng dalaga. Kaya hindi na siya nagatubili pa na alukan ito ng kasal. May sarili na siyang naipagawang bahay sa loob ng mahigit isang taon sa construction. Liban doon ay may pera talaga siyang ipon na noon pa man na pagsasaka ang kanyang trabaho. Balak niyang kapag pumayag ang dalaga na magpakasal ay bibili siya ng karagdagang lupang pansakahan. Alam niya na magiging stable ang buhay nila kung sakali mang may ipon siya kahit paano. Nagpaalam rin siya sa ina ng dalaga na si Aling Anastasia at wala rin itong pagtutol sa kanya. Nang malaman ng kanyang mga kasamahan ay hiyawan ang mga ito. Maliban kay Ino na mas lalong nalamukot ang mukha nang malaman na magpapakasal sa kanya ang dalaga. Nang gabing ring iyon, bigla na lamang inatake ang mag-ina ng isang nilalang. Hindi pa nangyari kahit kailan na aatakihin sila ng kung ano sa munting kubo na tinitira nila at siya na rin pinagkakakitaan nila. Isang nilalang na mabagsik ang tinig at may malalaki at mahabang pakpak na muntik ng magpahamak sa mag-ina. Isa rin itong uri ng aswang lipad na bigla na lang sumisipot sa lugar at tila ba'y may galit sa mag-ina. Dahil may butas ang dingding malapit sa kinaroroonan ni Adorasyon ay nadukot siya ng mabalahibong kamay ng nilalang. At dahil sa pagpupumiglas niya ay napuno ng kalmot ng mahabang kuko ng nilalang ang kanyang braso. Mabuti na lang at namataan ito ng security guard na paikot-ikot sa side dahil nagbabantay ng mga materyales. Binaril ito ngunit nakatakas din. Kinabukasan na nang malaman ito ni Timyo, sobrang nag-aalala siya sa mang-ina. Halata ang trauma ng mga ito, lalo na sa kanyang nobya na puno na ng kalmot. Dahil doon na ay napagdesisyonan niyang dalhin ang mag-ina sa kanilang probinsya. Nagpaalam siya sa kanyang tiyo na aalis na sa trabaho at di na kailanman babalik pa. Doon na rin sila magpakasal at sa bahay niya sila manirahan kasama ang ina ni Adorasyon.
Matapos silang maikasal ay nabuntis kaagad si Adorasyon at hindi nila akalain na susundan sila ng aswang sa lugar ni Timyo. 2 buwan pa lang noong buntis ang bagong ginang nang atakihin sila ng aswang. Isang mabangis na huni ng kutok-kutok ang nagpagising sa kanila kalagitnaan ng masarap na tulog ng mag-asawa. Maging ng ina nitong si Aling Anastasia. May aswang sa bubong, Timyo. Wika ni Aling Anastasia. Oo, Nay. At naghahanap talaga ito ng sakit sa katawan. Makikita nito kung ano ang kanyang hinahanap. Saan ni Timyo? Pagkatapos ay kinuha ang damit na puno ng salitang Latin. May sinambit itong orasyon bago lumabas ng bahay. Sobrang init ng kanyang katawan dahil sa bumabalot na inerya sa damit. Nagamok siya sa aswang dahil gusto niya na makipagbuno at gigil na gigil siyang makaharap ito. Bigla itong lumundag sa kanyang harapan. Doon lang niya nasilayan ang totoong mukha ng aswang. Sobrang pula ng mata. May matutulis na pangil. Mabalahibo ang buong katawan at ang mga kuko ay mahaba at makakapal. Sinugod siya nito at tila rin bigla siyang nagkaroon ng kaalaman sa martial arts. Nakipagbuno siya rito at gamit ang lakas. Tila rin takot ang nilalang na lumapit sa kanya. Unti-unti niyang pinahina ang lakas ng nilalang gamit ang salitang Latin na nakasulat sa damit. Mas lalong nagalit ang nilalang. Naging mabangis ang anyo nito. Nakangisi at naglalaway. Gustong-gusto na siya nitong labain. Ngunit hindi ito makalapit at tila ba nasisilaw sa tuwing nakatingin sa kanya. Balak na sana nitong tumakas. Bumulusog ito ng lipad pa itaas. Ngunit mabilis na umusal ng Latin si Timyo. Benedictam, Rinadictam, Benet, Immaculitam, Ilabat, Ilabela. Matapos bigkasin yun ay bumagsak ng napakalakas ang nilalang. Ngunit bilang isang nilalang ng dilim, may kakayahan din itong maging invisible. Nag-iwan ng malaking bakas ang katawan ng nilalang. Ngunit hindi ito nakita ni Timyo. Tanging bakas lang ang makikita. Kaya isang orasyon na pantapat ang inusal ni Timyo. Nakasulat din iyon sa damit ng kanyang suot. Itiramtom et igom partisom. Matapos niyang sambitin niyon ay isang napakalakas na hiyaw ang kanyang narinig. Napakatinis at nakakabingi kaya tinakpan niya ang kanyang tenga. Ilang sandali pa ay biglang tumahimik ang buong paligid. Kahit kaunting hangin ay wala, naliligo na si Timyo sa pawis. Kaya hinubad na rin niya ang puting damit na makapangyarihan. Tila biglang gumaan ang kanyang pagkaramdam matapos sobarin yan. Tuluyan na nga tumahimik ang buong paligid. Pumasok na si Timyo sa loob ng bahay. Tinanong siya ng asawa at biyanan kung ano ang matinis na boses. Yun na ang huling tinig ng aswang, sagot ni Timyo. Sabay balot ulit ng damit na makapangyarihan. Sobrang tapang na ng amoy nito, ngunit bawal iyong laban. Bawal itong mabasa dahil mawawala ang bisa ng kapangyarihan nito. Kinabukasan, nagkagulo ang ilang taga-baryo. Isang bangkay na nasa 500 metro ang layo mula sa bahay nila Timyo. Hindi kilala ang bangkay kaya hinala ng mga tao ay isang estranghero ito. Nakiusyoso si Timyo kasama ang asawa. Nakasilip sila sa bangkay na tinabunan ng dahon. Laking gulat nila ng mapagsino ito. Si Ino ito at tila ba natamaan ang kidlat ang buong katawan nito. Nagkatinginan si Timyo at Adorasyon. Napagtanto nilang si Ino ang aswang na palaging nakabuntot sa kanila. Imposible naman na dinala lang ito ng kidlat sa kanilang lugar. Tiko mang kanilang bibig tungkol sa nangyari. Hindi rin nila pwedeng mamatay ito dahil aswang at orasyon lamang ang pumatay dito.
Siguradong wala ng batas ang maniniwala. Wala rin kaanak ang nag-claim sa bangkay ng lalaki. Kaya pinalibing na ito ng Kapitan Del Barrio sa pampublikong sementeryo. Maraming pagkakataon na sinusubok ang galing ng mga orasyon at anting-anting na hawak ni Timyo. Naniniwala siyang ang anting-anting overtod ay nakakonekta sa iyong isip at paniniwala. Dahil kung wala kang paniniwala ay negatibong enerhiya ang ilalabas ng agimat at wala itong bisa. Lalaki ang panganay ni Timyo kaya sa edad na 12 ay sinanay na niya ito sa paggamit ng mga Latin. Maging sa pagpapakain ng mga ito upang hindi mawawala ang bisa. Upang kapag maging ganap na binata na ito ay hindi na ito mahihirapan pang-aralin ang lahat ng mga hindi kapanipaniwalang kapangyarihan galing sa anting-anting. Binilin rin dito ni Timyo na kapag magkaroon ito ng anak na lalaki, dapat ituro rin ito upang sa ganoon ay hindi mawala sa kanilang hanay o lahi ang dugo ng pagiging antingero. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito, mga kaaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Huwag kalimutan mag-subscribe. Kapagpalang araw, Sir Caspar. Tuwagin nyo na lang ako sa pangalang Ruiya, 25 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong taong 2016 sa siyudad ng Talisay City, Cebu. Akala ko dati sa kwento mga libro at palabas lang nakikita ang mga mangkukulam. Hindi ko akalaing totoo pala silang nag-i-excess at kung tutuusin, mas mabagsik pa kaysa sa mga paglalarawan na makikita mo sa mga palabas. Nakasalamuha ko lang naman ang mga uri nila nang hindi sinasadya. Bali matiwasay at maayos lang naman ang pag-aaral ko noon sa St. Paul University bilang isang estudyante at kumukuha ng midwifery. Nang biglang pumutok ang balitang buntis daw ang kaklase kong si Susan. Siya ang tinaguri ang pinakamaganda sa school, pambato sa mga beauty pageants at iba pang mga palaro sa bawat universidad na may kinalaman sa patalbugan ng talento at kagandahan. Na-discourage lang ang lahat ng kumalat na ang balitang nagpabuntis siya sa isang lalaking may girlfriend na ng halos 3 taon. Sinira niya ang pagsasamang iyon nang makipaglandian siya sa lalaki para lang sa ikalalaki ng kanyang grades. Sa pagkakaalam namin, matalino sa edges sa lahat ng subjects. Dean's Lister at candidate pa for summa cum laude. Paborito ng lahat ng guro at itinuring na magaling sa lahat ng bagay. Sa isang iglap, naging masama ang tingin ng lahat kay Susan. Para bang sinira niya ang kanyang reputasyon para sa pansariling kaligayahan. Ang masakla pa sa pinagdadaraanan niya ay ayaw panugutan ni AJ ang dinadala niya. Prangka na itong sinabi sa kanya na isang malaking pagkakamali ang nangyari sa kanilang dalawa. Tila gumuho ang mundo ni Susan matapos marinig ang mga katagang iyon mula sa binata. Maliban sa nagustuhan ni Susan ang ginagawa nila ay nagkaroon din daw siya ng feelings sa binata. Nakiusap siyang wag nang makipagbalikan si AJ sa girlfriend nitong si Maris. Pero tinitigan lang siya ng lalaki na parabang may mental disorder. Mula noon, nagbago na si Susan. Madalas niya siyang tahimik at hindi nakikipag-usap kahit kanino. Basta na lang din kami nagulat nang mawala ang umbok sa tiyan ng dalaga na dati ay dahan-dahan nang tumutubo doon. Madalas ko siyang makita sa garden na nagbabasa ng libro. Sa tagal ng ginusto kong
maging kaibigan siya ay napapansin kong iisang libro lang ang hawak niya. At alam kong hindi ito parte ng aming klase. Kulay itim iyon, may kakapalan at medyo malutong na ang bawat pahina. Hindi ko nga lang makita ng malinaw ang laman niyon dahil nakontento na akong tignan siya sa malayo. Usap-usapan kasing mangkukulam ang kanyang mga magulang. Iniwasan ng marami si Susan, binandarihan at binansagang Chef Raker. Tingin ko ay ayos lang naman sa kanya. Wala naman akong nakikita ang reaksyon sa tuwing kinukutsa siya ng mga estudyante. Lalo na kapag napapadaan siya sa partikular na hallway kung saan siya dating nakatambay. Naaawa ako sa kanya pero hindi ko alam kung paano siya i-approach. Batid ko kasing pinangingilagan na siya ng lahat, kaya hindi niya aasahang may kakausap pa sa kanya. Isa lang din naman ako sa mga normal na estudyante sa universidad. May katamtamang taas ng grades, katamtamang galaw sa mga school, activities at projects. Pangarap kong makipagkaibigan kay Susan, kaya kahit sirang-sira na ang kanyang pangalan sa university, ay mataas pa din ang tingin ko sa kanya. Hanga ko sa tibay ng loob niya. Binabaliwala niya ang lahat ng mga taong naninira sa kanya. Aral lang siya ng aral. Iyon nga lang, medyo nagiging creepy na siya. Isang araw, naisipan kong sundan siya pa uwi sa kanilang bahay. Ang alam ko ay sa isang subdivision nakatira si Susan. Pero hihingi na lang ako ng paumanhin kung hindi ko nababanggitin ang pangalan ng nasabing subdivision para makaiwas ulit sa isyo. Sakay ng tricycle, minatsagan ko kung saan hihinto ang sinasakyang kotse ni Susan. Hatid sundo kasi siya ng kanyang mama sa eskwelahan. Nalaman kong nasa pinakadulo pa pala sila, kaya naman walang imik akong naghintay ng tamang pagkakataon para makalabas mula sa aking kinauupuan. Maganda ang bahay ni na Susan. Maliwalas at maraming bulaklak. Mukhang mahilig doon ang mama niya. Nakita ko nang bumaba silang dalawa doon at pumasok sa bahay. Ilang saglit lang, muling bumaba si Susan ng mag-isa at patiyad pang naglakad palayo. Nagtaka ako kung saan siya pupunta. Gayong malapit ng dumilim at bawal na silang lumabas ng subdivision. Naalala ko, kaninang umaga ay nakita ko siyang balisa at mukhang wala sa sarili. Nakikita ko na naman ang ganoong reaksyon sa mukha niya ngayon. Gustuin ko man siyang kausapin kanina ay hindi naman ako magkaroon ng pagkakataon. Lalo na't may pasok ako na hindi ko pwedeng ipagpaliban. Hindi naman kami close para basta ko na lang siyang lapitan. Tahimik ko na lang siyang sinundan hanggang sa tinalunto na namin ang daanan papunta sa kabilang kalye. Hindi ko alam kung sino ang sadya na dito. Pero nakikita ko ang pamilyar na kotseng ginagamit ni AJ papunta sa school. Mukhang dito din yata nakatira ang lalaki. Naririnig ko ang pigil at mahinang hikbi ni Susan kahit na medyo nakadistansya ako sa kanya. Tila umiiyak ang dalaga base sa pagyugyug ng mga balikat nito at panakanakang pagpunas ng kanyang mukha. Lumibot siya sa likurang bakuran na tahimik na binuksan ng bakal na gate. Tingin ko, kabisado niya ang paglabas-pasok sa bahay dahil nagagawa niya iyon nang walang pag-aalinlangan. Sa sampayan siya dumiretso at kinuha ang isang basket ng labahin. Gusto ko sanang matawa nang makitang hinugot niya mula sa laundry basket ang isang maruming briefs. Hinayaan ko na lang muna siya. Nakita kong lumakas ang hikbi niya nang magpatitig dito. Halos punitin niya ng maliit na tela at iningudngud sa may-ari nito. Nang sa tingin ko ay lalabas na siya, dali-dali ulit akong nagtago. Umuwi siya sa kanilang bahay kaya tiyak naman ang mga hakbang na sinundan ko siya.
Tinawag ko ang kanyang pangalan at sinabing taga rito rin lang ako. Kahit na ang totoo ay sa labas ako ng subdivision nakatira. Lumingon siya at tinitigan ako. Sinabi ko sa kanya na kaklase niya ako pero tinitigan niya lang ako. Di hindi siya umangal na makita niya akong sumunod sa loob ng bahay nila. Kahit pa binati ko na ng magandang gabi ang mama niya. Kahit hindi ko alam kung aangal ba si Susan ay sinabi kong makikitulog ako sa kanila dahil may project kaming gagawin. Ikinagulat niyang malaman na may mga estudyante pa daw palang nakikipaglapit sa kanyang anak sa kabila ng mga masasamang kumakalat sa eskwelahan. Hinayaan na lang niya akong pumasok sa kanyang silid. Aniya, wala siyang pakialam kung may makita ako sa mga gamit niya. Nakakaiba sa kanyang mga mata. Basta gagawin niya ang gusto niya at wala akong magagawa. Kuryosong pinagmasdan ko siyang nagtirik ng itim na kandila. Isinabay niya sa dasal ang pagpapatulo ng tinunaw na kandila sa underwear na ninakaw niya sa bahay ni na AJ. Bigla kong kinabahan nang makita ang mga kagamitang nasa kanyang harapan. Para ba sa kulam ang mga ito? Totoo nga ba ang mga haka-haka? Nahiga ako sa kanyang kama na para bang close kami sa isa't isa. Gusto kong matawa sa pinagagawa ko kanina. Hindi ako makapaniwala na hinayaan niya akong pumasok sa bahay nila. Pinagmasdan ko ang kanyang ginawa. Umusal si Susa ng mga banyagang lingguhay sa tingin ko ay isa itong Latin. Habang nagsasalita ay may kinuha siyang isang maliit na palayok at isinilidoan ang papel na may sulat kamay niya. Sa tingin ko, pangalan ito na AJ. May litrato din ng lalaki at ang marumi nitong panloob. Tinakpan niya ang palayok at humarap sa akin. Inaya niya akong samahan siya kaya nagtatanong na ako na tinanong ko siya kung saan kami pupunta. Sabi ni Susan, pupunta daw kami sa dalampasigan. Tinitigan ko siya na para bang naninigoro na wala siyang gagawing hindi maganda. Aniya, huwag daw akong mag-alala at hindi niya naman ako sasaktan. Kaya din daw hindi na siya nagreklamo kanina nang dumating ako. Ay balak niya talagang magpasama sa akin. Pumayag na din ako at tumayo para mag-inat-inat. Nakita ko nang bitbitin niya ang palayok at isinama sa pamamasyal namin. Malapit lang naman ang dalampasigan. Nasa likod na bahagi lang ng subdivision. Nadaanan pa nga namin ang bahay ni na AJ at mukhang natulog na ang mga nakatira. Gusto ko siyang tanungin kung ano ang gagawin niya sa palayok. Pero nahiya naman akong magtanong. Binaybay namin ang makipot na kalsada hanggang sa malanghap ko ang sariwang samyo ng hanging dagat. Nang may madaanan kaming isang maliit na cottage, sinabihan niya akong maupo na lang muna doon at maghintay. Hinayaan ko naman siya sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa mismong buhangin na nababasa na ng tubig alat. Mukhang hindi pa tapos ang ginagawa niya. Nakita ko nang magkubkub siya sa buhanginan at ilibing ang palayok saka tinabunan. Pagkatapos niyon lumapit siya sa akin at tinanong ako kung ipagsasabi ko ba ang ginawa niya. Umiling ako at sinabing wala ako sa lugar na makialam sa mga personal na bagay na ginagawa niya. Sino ba naman ako para makialam? Gayong ngayon lang naman kami nagkakilala. Ngumiti siya at inabot ang kanyang kamay. Aniya, kung ayos lang ay, magkaibigan na daw kami. Napangiti ako sa sinabi niyang iyon. Nagkaroon ako ng instant na kaibigan sa katauhan niya. Ipinapangako ko din na hindi ko ipagsasabi ang lahat ng nalalaman ko tungkol sa kanya. Pagaramdam ko may nagbago nang pumasok kami sa eskwelahan kinabukasan.
Pinagtitinginan kami ng mga tao pero wala akong pakialam. Matagal ko nang gustong maging kaibigan si Susan. At ngayong natubad na ang pangarap ko, ay hindi ko sasayangin ang pagkakataon. Pagpasok namin sa classroom ay isang balita ang sumalubong sa amin. Tinala raw sa ospital si AJ. Namilipit na lang bigla sa sakit ng kanyang tiyan. At naglupasay na sa paghingi ng tulong. Natatarantang dinala ng mga magulang niya ang lalaki sa doktor. Kasunod ang girlfriend niyang halos kada oras na lang bumubunghalit ng iyak. Kahit hindi kami close ng lalaki ay madalas kong nababalitaan ang mga nangyari sa kanya sa ospital. Iba nga naman pagsikat. Si Susan naman ay katakatakang naging masigla at panay na lang ang panlilibre sa akin ng pagkain sa cafeteria. Nang magpunta sa eskwelahan ang nobya ni AJ, ipinaalam niyang nakapagtataka raw na wala nang na-diagnose na sakit ang doktor. Pero kung si AJ naman daw ang tatanungin, kulang na lang magwala ang lalaki kapag umaatake ang sakit ng kanyang tiyan. Base sa obserbasyon ay sumasakit ang kanyang tiyan kapag tumataas ang tubig sa dagat o yung tinatawag na high tide. Balita ko pa ay tila daw isinasalang ang kanyang tiyan sa apoy na kumukulo dahilan para mamilipit siya sa sakit. Hindi nagtagal at kinumpranta ko tuloy si Susan kung ano ang kanyang ginawa kay AJ. Ngumiti lang siya at sinabing naningil lang daw siya sa mga taong may utang sa kanya. Isinama niya ako sa bahay nila at doon niya ipinagtapat sa akin ang lahat. Noong sikat pa daw bilang pambato sa mga beauty pageant si Susan, nilapitan siya ni AJ para makipagkaibigan. Nagalangan si Susan noon dahil nga alam niyang may nobya si AJ at ayaw niyang makasakit ng kapwa babae. Iniwasan niyang lalaki kahit sobrang kulit nito. Ginagambala siya kahit paman tanggihan na niya ang pakikipaglapit nito. Ang ipinananakot sa kanya ng lalaki ay ang lihim ng kanyang mama na kabit raw ng aming professor. Na kapag hindi siya pumayag sa gusto nito ay masisira ang imahe ng mama niya sa school. Walang nagawa si Susan kundi ang magkipaglapit kay AJ. Ang rason naman ng lalaki ay pagsilosin si Maris na noon ay nagbabalak umalis papuntang Amerika. Iyon nga lang, hindi basta pagsiselos lang ang gusto niyang gawin, kaya nilapitan si Susan. Pinilit niyang babae at tinakot. Iyon ang dahilan kung bakit nabuntis si Susan. Nang ipaalam ng babae kay AJ na nagbunga ang ginawa niya sa dalaga, siya pa ang humimok na ipalaglag nito ang bata. Dito nagsimulang magalit si Susan kay AJ. Kahit pinilit siya ng lalaki ay gusto nitong panagutan ang nangyari sa kanilang dalawa. Iyon nga lang, siya ang ginawang masama sa paningin ng lahat. Halos magpatiwakal siya sa lungkot at kahihiyan. Dahil pinagsisihan niya ng husto, dahil ang kanyang anak ang naging kapalit ng bugso ng kanyang damdamin. Kusang nalaglag ang kanyang ipinagbubuntis kaya mas lalong naging masama ang tingin niya kay AJ. Binalak niyang gumante pero hindi niya alam kung paano. Hanggang sa mahalungkat niya ang mga lumang kagamitan ng kanyang lola. Aminado siyang may alam sa pinagmula ng kanyang pamilya. Pero nahihiya siyang aminin iyon sa takot na baka husgahan siya ng lahat. Ngayong nasa gitna siya ng dilobyong kinakaharap, nais na niyang maging kagaya ng kanyang lahing pinagmulan. Nais niyang maging mangkukulam para makaganti sa mga taong sinaktan siya. Pero paalala niya sa akin, ang pagiging mangkukulam ay nagtataglay ng pagkaingit sa kapwa-tao. Kaya hindi niya basta-basta ito matatanggap din. Matapos niyang isinalaysay ang tungkol sa mga nangyari ay umiiyak akong niyakap siya. Para sa akin, si Susan ang tunay na biktima.
Naging masama man siya sa paningin ng iba pero dahil lang iyon sa ginamit siya. Kahit ano pang naririnig ko mula sa ibang tao ay nagpakabingi at bulag ako. Alam ko naman ang totoo at kung ako ang tatanungin, buti na lang kay AJ ang sinabot niya. Maging si Maris na dati ay kabatian ko naman talaga ay hindi na ako natutuwa. Hindi niya kayang pagsabihan ang nobyo niya. Magalipas ang ilang araw, isang nakakagulantang na balita ang natanggap naming lahat. Nagsuka ng puro uod si AJ. May mga kaliskis ding na isasama at nagdudugo na ang kanyang lalamunan dahil sa update ng nailalabas niyang mga bagay sa kanyang bibig. Nanghina at nangayayat ang lalaki hanggang sa mawala na ang gandang lalaking ipinagmamalaki noon. Sa kabila ng kanyang katalinuhan ay hindi niya may paliwanag kung ano nga ba ang nangyayari sa kanya ngayon. Hindi niya kayang bigyan ng sagot ang kababalaghang nangyayari sa kanya hanggang sa inideklara na siya ng doktor na manatili na lang sa bahay. Isang rare disease daw ang dumapo sa lalaki at wala pang gamot kaya pinapirma na lang ng waiver ang kanyang mga magulang lalo na hindi na nila kaya ang gastusin sa ospital. Wala akong maski sinong pinagsabihan ng totoong ginawa ni Susan. Hinayaan ko siya sa kisihudang tawagin akong konsentidor na kaibigan. Sa katunayan niyan ay sumama ko sa kanya nang mag-transfer kami sa ibang universidad para doon ipagpatuloy ang pag-aaral. Maayos na ang buhay ni Susan, masaya na siya at ikakasal na ngayon. Pero aniya, kahit kailan ay hindi niya pinagsisihan ang ginawa niya kay AJ. Bad persons should rot in hell. Ika nga. At kahit butot balat na lang ngayon si AJ, ay hindi niya babawiin ang kanyang ginawa sa lalaki. Hindi ko nga alam kung hanggang ngayon ay ginagawa pa ba niya ang bagay na iyon. Nakikita ko kasi ang mga kagamitang iyon na maayos na nakasalansan sa kanyang glass cabinet. Para bang naghihintay lang kung kailan niya gagamitin. Naisip ko tuloy magpaturo sa kanya kung paano gumamit niyon. Pero nang minsang sabihan ko siya ay umiling lang si Susan. At sinabing malinis pa raw ang kaluluwa ko. Huwag ko nang dungisan. Lahat ng gumagamit ng itim na mahika ay hindi kailanman napupunta sa langit. Kung anuman ang magiging kapalaran niya ay tatanggapin niya. Basta ang mahalaga na bigyan niya ng katarungan ang pagkamatay ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Maraming salamat po sa pagbigay sa akin ng oportunidad na mabasa ang aking karanasan. Sana'y magsilbing aral sa lahat na anuman ang kasalanan ng isang tao sa atin ay hindi rason ang galit para huwag tayong magpatawad. Hindi ikababawas ng ating pagkatao ang magiging mapagkumbaba at mamuhay na may takot sa Diyos. More power po sa inyong channel, sir, at God bless. Isa lang masasabi ko, huwag mainggit. Time. Totoo nga ang kasabihan, walang usok na hindi maghahanap ng butas. Gaano man mo iyon katago-tago, hahanap at hahanap ito ng paraan para makalabas. At kagaya ng usok ng apoy na ito, ang buhay ni Aleha. Hindi naman babaerong uri ng lalaking itong si Aleha. Sadyang may mga bagay na nangyari sa buhay niya noon na hindi niya kayang matanggap. At inakala niyang ang lihim na iyon ay hindi na mailalantad pa. Dahil matagal niyang binura sa kanyang alaala, ang nakaraang para sa kanya ay pangungot lamang. Tay, kanina pa iyang ali na iyan na pasilip-silip dito. Baka may kailangan. Takang tanong ng 6 na taong bunsong anak ni Mang Aleha. Linggo noon kaya walang pasok sa trabaho ang Ginoo. Sinilip niya iyon subalit mabilis rin itong nawala.
may inabutan nga siya. Ngunit nakatalikod din ito. At mabilis na humakbang papunta sa likod ng bakod na kawayan ng kanilang kapitbahay. Sinubukan niya iyong silipin doon, subalit hindi niya mahanap pa. Alam mo tay, ilang beses ko nang nakita iyang babae na iyang pasilip-silip rito. Kwento pa ng bata. Pumasok sa isipan ni Mang Ilayha na sila o siya talaga ang pakay ng nasabing nilalang. Sa susunod, kapag makita mo ulit o kaya ay, baka puntahan kayo rito. At kung ano-ano ang iaalok, huwag mong tanggapin. Huwag kang makipag-usap basta hindi mo kilala, mahirap na. Mamaya ay masamang tao pala iyon at may maitim na balak. Bili ng ama sa anak. Pinaliwanag pa niya rito kung bakit. Ang totoo ay lagi rin siyang balisa. At tila ba ay may laging nakasunod sa kanya na hindi niya alam. Kung lilingo naman siya o di kaya ay iikot niya ang kanyang paningin ay wala naman siyang makikitang kakaibang galaw o kakaibang titig sa kanya. May mga bangungot rin siyang sobrang sama, ngunit sa tuwing magising siya kinabukasan niyon ay wala na rin siyang maaalala pa. Dumipas ang ilang linggo na ganoon pa rin ang kanyang pakiramdam. Hindi niya mapagtanto kung bakit, pero ramdam talaga niya na may nakasunod sa kanya. Hanggang sa nawala na siya sa focus at hindi na niya napansin ang papalikong sasakyan sa kurbadahan at saktong doon din siya tatawid. Sobrang lakas ng pagkabangga at tumilapon siya sa gilid ng kalsada. Ngunit sa takot ng nagmamaneho ay hindi ito tinigil ang sasakyan at tinakbuhan lamang ang risgo sa nagawang pagbangga kay Mang Ilayha. Isang ginang ang halos kaidaran lang ni Mang Ilayha ang mabilis na sumagip sa kanya. Galit na galit ang ginang dahil sa ginawang pagtakas ng may-ari ng sasakyan na nakabangga rito. May araw ka rin. Hintayin mo lang. Bulong ng babae sa kanyang sarili. Walang kahirap-hirap nitong kinarga ang lalaki. Saktong walang katao-tao sa lugar na iyon at may kadaliman pa. Inilipad niya iyon sa ere para mabilis nang makarating sa kanyang bahay at magamot ang lalaki. Madilim ang parting lugar na iyon kaya walang may makakakita sa kanya. May buhay pa naman ito ang kaso ay wala nang malay. Nabagok yata ang ulo nito at nagtamo rin ang sugat dahilan kung bakit maraming dugo ang nawala. Naglalaway siya at nagugutom na tila ba gustong gusto na niyang labain ang pasan-pasan na katawa ni Mang Ilayha. Ngunit pinipigilan niya ang kanyang sarili. Iyon ay dahil mahalaga sa kanya at sa mga anak niya ang lalaki. Tatlong anak nito ang nais na makapiling siya. Matagal na itong lumisan at inabandon na sila. Ngunit hindi niya magawang magtanim ng sama ng loob sa lalaki. Ikaw pa rin ang asawa ko, Ilayha. Ikaw pa rin ang ama ng ating mga anak. At kahit anong mangyari, hindi ako magagalit sa iyo. Uwi ka ng ginang. Kausap ang walang malay na lalaki habang lumilipad. Mabilis itong nakarating ng bahay. Kaagad itong inilapag ang katawan ni Mang Ilayha at kinuha ang langis na panggamot sa sugat na may mabisang kapangyarihan na gamit ng mga babaylan. Hindi niya alam kung saan nagpunta ang tatlo niyang anak at ang kapatid na lalaki na matandang binata na. At kasama nilang mag-iina sa pamumuhay. Noon pa mang nag-uumpisa pa lamang sila ni Ilayha sa pamumuhay. Hindi pa patid ni Mang Ilayha ang kanilang katauhan ng kanyang kapatid na siyang dahilan kung bakit ito bigla ang lumisan. Nag-uumpisa pa lamang siya sa paggamot ng sugat ni Ilayha
nang biglang dumating si Abner, ang kanyang kapatid. Nagulat ito ng mapagsinong lalaking nakahiga sa kanilang papag na ginagamot ng ale. Kuya Eliha, Ate Sonia, anong ginagawa mo sa kanya? Tanong ni Abner dito. Wala akong ginawa. Nahit ang tarantya at mabuti na lang ay naroon ako nakasunod sa kanya. Kwento nito. Kung ganun ay tama ang hinala ko na kaya ka laging nawawala ay sinusundan mo na naman si Kuya Eliha. Sumbat ni Abner na nagpatahimik sa ginang. Ate Sonia, ilang beses ko bang sasabihin sa iyo, hayaan mo na si Kuya Eliha sa bago niyang pamilya. Kawawa ang mga anak nilang maliliit pa. Saad pa ni Abner dito. Hindi ko inaagaw. Kontento lang naman ako na makita siya sa malayuan. Nagkataon lang na tinakasan ng nakabangga. Kaya wala akong ibang pwedeng gawin kundi ang dalhin siya rito at gamutin. Paliwanag ni Aling Sonia. Nang magsidatingan ang mga anak na isang binata at dalawang dalaga ay pareho ang mga itong nagulat nang makita ang ama. Subalit, dahil sa ginawa nitong pagtalikod sa kanila, dahil hindi matanggap ang kanilang katauhan, ay wala ang mga itong pakialam nang makitang nanganganib ang buhay nito. Bakit mo gagamutin ang taong iyan, Nay? Dekada na tayong iniwan yan, pinabayaan. Wala iyang pakialam sa atin. Ngayon, ililigtas mo pa ang buhay ng taong iyan. Reklamo ng panganay na si Benji. Ang anak na lalaki na sobrang kamukha ni Eliha. Sa lahat, ito ang pinakanagtanim ng sama ng loob sa ama. Anak, may malalim na dahilan kung bakit tayo iniwan ng tatay mo. May kasalanan din ako. Kung sana di ako naglihim, kung sana ipinagtapat ko sa kanya ng maaga na isa akong aswang at ang dugong halimaw ko ay dadaloy sa inyo. Siguro hindi siya magugulat. Malungkot na wika ni Aling Sonia. Tatlong araw bago nagising si Mang Eliha. Buhay ng maaksidente ito. Pero hindi naman nag-alala si Aling Sonia sa kalagayan nito. Isa siyang manggagamot at alam niyang maayos na ang lagay nito. Nang magising na nga ito ay sobrang tuwa ni Aling Sonia. Sino ka? Tanong ni Mang Eliha sa Aling nakaharap. Hindi mo ako kilala. Hindi mo ako natatandaan. Tanong ni Aling Sonia. Saglit na nag-isip si Mang Eliha, ngunit biglang sumakit ang kanyang ulo. Kaya napahiyaw ito. Eliha, huwag mong pilitin ang mag-isip kung hindi mo kaya. Wika ni Aling Sonia. Eliha ang pangalan ko. Tanong nito sa kanya. Napagtanto ni Aling Sonia na may amis siya na ang dating asawa. At napangiti siya dahil doon. Makukuha na kitang muli, mahal ko. Sambit niya. Mabilis na dumaan ang araw. Tuluyang naghilom ang mga sugat ni Eliha. Tuluyan ang gumaling lahat ng mga pinaala sa kanyang katawan. Maliban na lamang sa kanyang memorya na tuluyan ang nabaon. Ngunit tutol ang kanyang mga anak sa ginawa ng kanilang ina. Galit na galit ang mga ito dahil sa kabila ng lahat ay nakuha pang alagaan at mahalin pa rin ng kanilang ina ang ama na matagal ng may ibang pamilya. Hayaan niyo na ako, anak. Mahal na mahal ko talaga ang inyong ama. Sana naman maunawaan niyo ako. Gayunpaman, siya pa rin ang inyong nag-iisang ama. Kaya hindi ba dapat natutuwa kayo? Tanong ng ina. Hindi naman iyan ang nasa isip namin, inay. Ang iisip ko ay ang mga maliliit na anak ni tatay sa ikalawa niyang asawa. Mga bata pa iyon. Tiyak na mahihirapan ang ina nila sa pagpapalaki sa kanila. Paliwanag ng panganay na anak.
Noon bang iniwan ako ng inyong ama? Hindi rin ba ako naghihirap? Tanong ng ginang na may galit na reaksyon sa mukha. Natahimik ang binata. Kaya nga niya nasabi iyon dahil danas na nila ang ganoong bagay. Ayaw lang naman niyang maging selfish. Mga kapatid din niya iyon at hindi gaya nila. Mga normal lang na tao ang mga iyon. Kaya sobrang gutom ang kanilang maranasan kapag hindi kumayod ng todo ang kanilang ina. Wala rin magawa ang mga bata dahil iyon ay kagustuhan ng ina. Hanggang sa isang araw ay may nakasalamuhang babae si Benji sa bayan. Inutusan siya noong mamalengke ng kanyang ina. Nagulat na lamang siya nang tawagin siya nito. Ako po? Tanong pa ni Benji sa ali. Oo, ikaw. Sobrang kamukha mo ang asawa kong si Eleha. Ano kasi, nawawala ang asawa ko. Biglang nanuyot ang lalamunan ni Benji. Napagtanto niya na ito ang ikalawang asawa ng kanyang ama. Mabilis niyang tinalkuran ito ngunit hinabol siya ng babae na humahagulgol at umiiyak ng todo. Hanggang sa lumuhod na ito sa kanyang harapan. Maawa ka. Ako si Heidi. At alam ko na konektado ka ni Leha. Kung kapatid ka ba niya o pinsan, nagmamakaawa ako sa iyo. Naawa na ako sa maliit kong mga anak. Lagi nilang hinahanap ang kanilang ama. Umiiyak na pakiusap ng ali. Sadyang nagmana ang puso ni Benji sa amang si Eleha. Kaya hindi ito makatiis at pinagtapat ang lahat dito. Dinala niya ang nasabing babae sa bahay at sobrang galit na galit sa kanya si Aling Sonia. Ayaw niya na may nakakaalam tungkol kay Eleha. Ngunit dinala pa mismo ng kanyang anak ang kanyang kaagaw. Ano ito, Benji? Galit na singhal ni Aling Sonia sa anak. Saktong palabas sa Eleha, kaya tinakbo ito ni Aling Heidi. Ngunit hinarangan siya ni Aling Sonia. Hindi pwede. Huwag kang lumapit sa aking asawa. Sigaw ni Aling Sonia. Nagulat si Heidi nang marinig iyon. Sa tansya niya ay kaedad lang ito ng asawa. Di hamak na mas bata siya kaysa rito ng ilang taon. Edad 20 lang siya ng ibahay ni Eleha habang ito ay edad 38 na. Gayon pa man, hindi naging hadlang ang layo ng edad nila sa babaeng kaharap ni Heidi. Asawa ko si Eleha, sagot ni Heidi rito. Ako ang unang asawa ni Eleha, pagtatapat ni Aling Sonia. Nagulat si Heidi sa sinabi ng ginang habang si Mang Eleha ay gulong-gulo ang isipan nang makita ang dalawa na pinag-aagawan siya. Hindi napigilan ni Aling Sonia si Heidi na sumugod. Kaya napayakap ito sa lalaki. Sinaway pa ni Benji ang ina. Nahiyaan na ito. Nadalhing muli ang ama, ngunit nagalit ang kanyang ina. Bigla itong nag-ibang anyo bilang napakapangit na aswang. At mabilis na nilapitan si Heidi para alisin ito mula sa pagkakayakap. Sobrang gulat na Eleha at maging ni Heidi nang makita ang mukha nitong nakakatakot. Sinabi ng bitawan mo sa Eleha, akin lang siya. Wika ni Aling Sonia sabay tapon kay Heidi at bago pa man ito bumagsakay, nasa loob na ito ni Benji. Nay, tumigil ka na ano ba? Hindi ka naman ganyan na. Bakit bigla ka na lang nagbago, Nay? Tanong ng anak. Benji, ilang taon na tayong nagpakumbaba. Mahal ko ang ama mo. Noong sinagip ko ang buhay niya ay pagkakataon iyon na ibinigay ng Panginoon para makasama rin naman natin ang iyong ama. Hindi selfish yun, Benji. Umiiyak na wika ni Aling Sonia. Doon lang din nalaman ni Heidi ang nangyari sa asawa. At doon lang din niya napagtanto na pangalawang asawa lang siya nito
Pero kahit ganoon ay ilalaban pa rin niya si Eleha dahil mahal na mahal niya ito. Lalapitan pa sana siya ni Aling Sonia para sugurin. Ngunit mabilis na hinarang ni Mang Eleha. Ang akala naman ni Sonia ay anak niya lang na si Binja ang pumigil sa kanya. Kaya itinulak niya ito ng malakas. Sa lakas ng pagkatulak niya ay tumama ang ulo nito sa haligi. Dahilan upang mabagok itong muli. Doon muling bumalik ang nakaraan ni Eleha. Naalala niya ang asawang si Heidi at ang tatlo nilang anak. "Heidi, asawa ko," sambit niya matapos sapuin ang ulo. "Bumalik ang alaala mo?" gulat na tanong ni Aling Sonia. "Oo, at ikaw Sonia, isa kang mapaglinlang. Bukod sa isa kang aswang, ginamitan mo lang ako ng gayoma. Kaya hindi ko kasalanan kung bakit bigla na lang nawala ang pag-ibig ko sa iyo. Kasalanan mo lahat. Kung hindi ko pa nahuli ang pinagagawa mo sa akin, wala akong kaalam-alam sa lahat. At ang magsaklap roon ay ang pagiging mabangis mo sa mga tao. Wala kang awa sa mga nabibiktima mo," sumbat ni Mang Eleha. "Pero nagbago na ako, Eleha. Pinilit ko ang aking sarili na huwag nang mang-abuso simula noong mawala ka. Hindi na ako nangunguha pa ng sanggol," wika ni Aling Sonia. "Huli na ang lahat, Sonia. May mahal na ako at si Heidi yon. Kaya sana huwag mo na kaming guluhin pa. Maayos naman akong nagpaalam sa iyo at sa mga bata," litanya ng Ginoo. Ngunit nagalit ito at lumabas pa ang pagiging halimaw nito. "Yaman lang din ah, hindi ka magiging akin. Mas maputing hindi ka na rin mapasakan niya. Gagawin na lang kitang pagkain namin para pareho kaming mawawalan," litanya ni Aling Sonia at mabilis na sinugod ang lalaki. Ngunit mabilis din na nag-ibang anyo si Benji at inarangan ang balak ng ina. "Tigilan mo na ito, Nay. Huwag mong gawin iyan kay tatay. Alang-alang sa tatlo kong kapatid na maliliit pa. Ako na ang humihiling sa iyo," pakiusap ni Benji. "Bakit ba lagi ka nalang kampi sa mga iyan, Benji? Ako ang iyong ina. Kaya sana nakita mo rin ang lahat ng sakripisyo at kasawian ko," hinagpis ng ina. "Nakita ko, Nay. Pero lahat naman iyon ay consequences ng iyong ginawa. Nilinlang mo lang si tatay. Walang pag-ibig doon. Kaya unawain mo," litanya ng anak. "Sige na, Tay. Umalis na kayo," utos na Benji sa ama. "Ate Heidi, alagaan mo sana ang aking mga kapatid at ama," bilin pa ni Benji bago ang mga ito lumisan. "Hindi, hindi pwede, ayoko, Benji," sigaw ng ina. Subalit hinatak pa rin ito ni Benji. "Patawarin mo ako, Nay, para sa katahimikan natin at nila. Kinakailangan kong pigilan ka. Diba sabi mo magbabago ka na ng lubusan? Paano maging lubos kung madadagdagan mo na namang muli at si tatay pa?" Litanya ng anak. Natahimik si Aling Sonia. Lagi lang siyang binabantayan ni Benji sa lahat ng kanyang mga ginagawa. Tinulungan siyang muli nito na makalimot. Ipinakita pa rin nilang tatlo na magkapatid na sobrang mahal nila ito at pagmamahal pa lang nila ay sasapat na. Unti-unti na lang ring natanggap ng ginang ang lahat. Habang si Heidi at ang tatlong anak ay masayang nagsasamang muli. Minsan ay dumadalaw sa kanila si Benji. Ngunit hindi ang dalawang kapatid na dalaga. Subalit, inuunti-unti rin naman niyang ipaliwanag sa dalawang dalaga na kahit ano pa ang mangyari ay kapatid pa rin nila ang tatlong bata at ama pa rin nila si Mang Eleha.
alam ni Benji na darating ang araw na matatanggap rin ng mga ito ang ikalawang pamilya ng kanilang ama. At hanggang dito lang po ang kwento, mga kaaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Ingat, mga kaaswang. Ang ganda mo, pore ni Flavia sa kanyang bagong lipat na kaklase sa high school. Unang taon ng sekundarya pa lang sila, at sa lahat ng mga kaklase niya, tila ito lang ang laging mapag-isa at ayaw ng maingay. Pero marahil naninibago dahil baguhan. May iilan pa namang mga bagong lipat pero hindi katulad niya. At lalong hindi kasing ganda niya. Hindi naman, sagot nito. Ngunit na natiling nakayuulang at abala sa kanyang sinusulat sa kwaderno. Umupo na rin si Flavia sa tabi nito. Ngunit wala itong pakialam sa presensya niya. May sariling mundo ito at halatang ayaw kay Flavia. Ngunit pilit pa rin na isinisiksik ng dalaga ang sarili. Saan eskwelahan ka ba galing, Mara? Tanong niya pa dito. Sa malayong probinsya. Bakit ang tahimik mo? Ganito talaga ako. Ganun ba lahat ng taga-probinsya, Mara? Tiningala na siya nito sa wakas. Bumungad ang napakagandang mukha niya. Babae si Flavia. Pero para siyang natutumboy sa ganda ni Mara. Ang kapal ng kilay ay katamtaman at ang ganda ng pagkaguhit. Sobrang natural. Ang kanyang pilik mata ay sobrang itim at haba at nakaarko. Bagay na bagay sa pampupungay ng mga mata nito na akalain mong laging inaantok. Napare sa matangos at maliit nitong ilong at manipis na hugis pusong labi. Bakit ba ang kulit mo? Halos piko na ang boses nito habang nakatingin kay Flavia. Gusto lang naman kitang maging kaibigan, napakatahimik mo kasi. Ganito talaga ako. Kaya nga, pwede bang maging magkaibigan tayong dalawa? Tinignan siya nito ng matagal. Tila sinusuri at sa huli ay napatango na rin ng tipid. Wari ay napilitan lang dahil sa sobrang kakulitan nito. Sige, pero pwede may limit. Dito lang sa paaralan tayo magkaibigan. At bawal kang dumalaw sa bahay namin. Wika nito. Matapos tumango ng alanganin. Ayos na sa akin yon. At least kahit sa paaralan lang. Kakaiba kasi si Mara. Napaka-misteryoso at tahimik. Hindi ko alam kung bakit gusto kong mapalapit sa kanya. Basta gusto ko siya. Flavia, gusto mo? Alok ni Mara sa kanyang dalang pagkain isang maga. Pahinga sa klase at oras ng merienda para sa buong mag-aaral. Magkatabi sila ni Mara ng upuan at madalas ay hindi ito lumalabas para bumili sa kantin. Dahil lagi itong may dalang pagkain para sa sarili. At sa araw na iyon, hindi ko inakala na sakop na ako ng kanyang dalang baon. Pagbukas nito ng kanyang lunchbox, ay nuot ka agad sa ilong ko ang napakasarap na amoy ng sisig. Mahilig ka talaga sa ulam, Mara, kahit reses ay ulam at kanin ang dala mo. Oo, mas mabubusog ka kasi sa ganito kaysa bumili ng sitcherya o tinapay sa kantin. Hindi naman nakakabusog iyon, sagot niya. Dalawang baunan ang bitbit niya dahil sako pala si Flavia. Matapos niyang iniabot iyon kay Flavia, ay nagpasalamat kaagad ang dalaga. Nang matikman ni Flavia ang bigay na pagkain ni Mara ay halos hinahanap na lagi ang lasa niyon ng kanyang bibig. Mama mo ang nagluto nito? Ang sarap? Puna ni Flavia. Oo, masarap talagang magluto ang mama. Ano kaya ang sekretong sangkap ng mama mo?
Tipid ng ngiti lang ang ginawa nito at nagpatuloy na sa pagkain. Malalaman mo kapag magiging magkalapit na tayo ng gusto. Napatangulang si Flavia. Mula sa isip nito ang kakaibang ngiti na sumilay sa mukha ng dalaga. Kampante lang ang inosenteng si Flavia sa pakikipaglapit sa hindi pa masyadong pamilyar na kaklase. Kaarawan nga pala ng tatay sa susunod na araw, imbitado ka. Nakulat si Flavia sa alok nito. Ang huling sabi kasi nito ay bawal siyang pumunta sa bahay nila. Ngunit ngayon ay bigla na lang ay dadalhin siya sa bahay nito. Akala ko bawal ako sa bahay niyo pumunta. Ngumiti ito kay Flavia at hinawakan ang kamay niya. Pwede na kasi ang bait mo sa akin. Napapangiti rin si Flavia habang nakatingin sa kaibigan. Humiling pa siya na kapag may luto ulit ng ganoon ay dalhan ulit siya. Napatango naman si Mara at mas lumapad pa ang ngiti. Magiging malapit na tayo kapag ganito ka lagi sa akin. Wika pa ni Mara. Tanghali silang pumunta sa bahay nila Mara. Simpleng handaan lang at dalawang kapatid ni Mara lang ang naroon. Lolo at Lola at ang nanay Tonya nito at tatay Dorio. Kaya komportable pa rin siya sa harap ng mga ito. Mabuti at may nakilala rin si Mara na kaibigan sa school niya. Masayang wika ng Lola nito. Mabait po si Mara, Lola, sagot ni Flavia. Oo, mabait itong apo ko. Kaya nga masaya ako na ang naging kaibigan niya ay mabait din. Kagaya mo, sana huwag kayong mag-away. Kayo na lang lagi ang magkasama. Magandang impluensya ka sa buhay ni Mara. Nakangising wika ng Lola ni Mara. Alagang-alaga si Flavia ng mga pamilya ng kaibigan. Ang nanay pa nito ang nagsali ng pagkain sa plato niya. Mamili ka lang sa kung ano ang gusto mong ulam, Flavia. Lahat naman yan masarap. Ang galing kaya ng mama ko magluto. Wika ni Mara. Habang inunguya ang lutong adobo ng ina ni Mara ay napapikit pa si Flavia habang nilalasap ang di mawaring sarap na luto ni Aling Tonya. Napakasarap naman ito. Paano ba ito lutuin? Tanong ni Flavia sabay tingin sa ina ni Mara. Sikreto yan. Ganun talaga. Bawat manluluto may kanya-kanyang teknik para sa masarap na luto. Kain ka lang, Flavia. Kahit anong araw kung gusto mong sumama dito ay pwedeng-pwede. Laging may masarap na ulam ang aming hapag. Aasahan mo yan. Pagbibida ng ina nito. Naku, ang swerte ko naman. Sa bahay laging gulay at tuyo ang ulam namin. Minsan sa isang taon lang nangyayari na may handang karni sa aming mesa. Tuwing pesta lang. Kwento pa ng dalaga. Totoong laging gulay ang kanilang ulam dahil mahirap lang ang kanilang pamumuhay. At dahil laking bukid ang ina, ay wala talaga itong alam sa pagluluto ng mga putahe. Busog na busog si Flavia matapos kumain. Sumobra yata ang kain niya, kaya ramdam niya na magbabanyo na siya. Dinala naman siya ni Mara sa likod, ngunit hanggang sa pagturo lang ito. Hindi na ito ginawa pang samahan siya hanggang likod. Napakalawak kasi ng bakuran nila at maraming mga kubo. Iba ang kubo ng lolo at lola niya na kung saan ay doon natutulog ang dalawang matanda. Iba rin ang kubo na badalas ng bayan nila tuwing tanghali. Ngunit bukas lahat ng parte nito. Maliban lamang sa bubong, may isa pang kubo sa likod. Hindi kalayuan sa banyo at sarado lahat iyon at walang bintana. Naintriga si Flavia sa kubong iyon dahil kakaiba. Lalo pa siyang naintriga ng pagdaan niya sa kubo ay may kakaibang amoy ang nanunuot sa kanyang ilong. Nakakaduwal iyon. Matapos magbanyo ay sinilip ni Flavia
kung may lumabas ba sa pamilya ni Mara. Nang masigurong wala ay tsaka lang siya pumuslit para silipin ang loob ng kubo. Nanlaki ang kanyang mga mata sa mga nakitang naroon sa loob. Mga karning nakakabit sa bubong. Ang iba ay nasa sahig na kawayan. At ang mas nakakuha ng kanyang pansin ay ang paris na paa ng bata na sa tansya niya ay nasa 2 o 3 taon pa lang. Biglang nagsitayuan ang kanyang mga balahibo. Hindi niya alam kung bakit sobrang lamig ng kanyang pagkaramdam ng mga sandaling iyon. Pagkaramdam niya ay nakalutang siya sa ulap. Mabilis siyang hinakbang ang mga paa pabalik sa banyo. At saktong nasa pintuan siya ng banyo nang biglang bumungad ang ama ni Mara na may bitbit na itak. Namilog ang kanyang mga mata na makita ito. Lalo na noong magtama ang kanilang mga paningin. Siya na ba ang susunod na biktima ng pamilya? Ano ang laban niya? Siguradong wala siyang takas. Siguradong walang makakatulong sa kanya dahil ang layo ng mga kapitbahay ng mga ito. Nasa gitna ng pag-aaring lupain ng pamilya ang bahay nila Mara. Kaya kilometro pa ang takbuhin bago makarating sa ibang bahay. Sino ang sasagip sa kanya? Sa lawak ba naman ng lupain ng mga magulang ni Mara? Tapos ka na bang magbanyo? Tanong ng ama ni Mara na titig na titig lang sa kanyang mukha na naliligo na ng dugo. Tapos na po. Garalgal ang boses niya habang sinasagot ang mama. Napasobra yata talaga ang kain mo. Kita mo namumutlak at pinagpapawisan. Halika muna sa loob. Iyon nga. Mas lalong tumambol ang kanyang dibdib. Anong gagawin niyo sa akin? Napakunot ang noo ng mama sa sinabi niyang iyon. Ano pa nga ba? Siyempre gagamutin. Alam kong masama ang pakiramdam mo, kitang-kita sa itsura ng mukha mo, kaya halika na. Pagkawi ka nito, ay nagpatiuna na itong pumasok. Alinlangan siyang sumunod dito. Ano kaya kung tatakbo na lang siya para makatakas? Pero malapad ang tubuhan na madadaanan niya. Siguradong doon pa lang ay mahuhuli na kaagad siya. Bakit, Blavia? Hindi mo bang inunguya ang pagkain mo? Ang tanong na iyon ng lola, ang nagpatalon sa kanya sa gulat. Bigla na lamang itong nagsalita sa kanyang likuran at hindi man lang niya napansin ang paglapit nito. Lola, nagulat ako sa iyo. Pansin ko nga, kay bata mo pa lang napaka magulatin mo na. Bigla rin kasi kayong nariyan ng hindi ko na malayan. Tumawa lang ito. Kakaibang tawa. Nakakakilabot. Ngunit kailangan niyang maging kalmado. At huwag ipahalata dito na takot siya. Sumama na kaagad siya rito, nangyayaing pumasok. Alika na, Flavia. Pahira natin ang langis yung tiyan mo. Wika ni Mara. Normal na normal ang tono nito. Habang ang ina ay tila nag-aalala sa kanya. Nako, siniguro ko naman na walang may maihalo sa karne na para sa iyo, Flavia. Saad pa nito? Po, ano pong ihahalo? Kunot noong tanong ng dalaga. Nagulat din ito sa kanyang sinabi at tila nahihirapan na magpaliwanag. Ang ibig sabihin ng asawa ko ay yung sekretong sangkap niya para sa ibang putahe. Hindi kasi basta-basta hinahalo iyon sa kung anong lutuin. Lalo na kung para sa inyong mga tao. Sigurado kung hindi mauubos ang ipin niyo ay magiging sakitin kayo. At mamamatay kung hindi makayanan. Kwento ni Mang Toryo. Toryo! Matigas na saway ng lolo ni Mara. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatingin kay Mang Toryo. Tao rin naman kayo, hindi ba? Tanong ni Flavia. Kaya nagkatinginan ang mga ito.
Maging ang si Mara ay nagulat sa tanong ni Flavia. Nakumpirma niya na aswang talaga ang pamilya. Katingkati na siyang umalis, ngunit hindi pumayag ang mga magulang ni Mara. Sobrang sakit ng init ng araw at alanganin na para pumasok dahil sobrang lit na sila. Walang magawa si Flavia kundi ang maghintay ng hapon. Iyon naman talaga ang plano nila, ang lumiban dahil sa kaarawan ni Aling Tonya. Ngunit sa na-discover niya, tila ang hirap kumalma. Parang gusto na niyang liparin ang kanilang bahay. Kanina ko paramdam na parang balisa ka, Flavia. May nais ka bang sabihin? Tanong ni Mara. Wala naman. Natatakot kasi ako na baka malaman nila nanay na lumiban ako. Palusot niya sa kaibigan. Yun lang pala eh. Minsan lang naman ito. Saad ni Mara. Sana kahit anong mangyari ay kaibigan mo pa rin si Mara, Flavia, ha? Ang sinabing iyon ng lola ni Mara ang nagpatahimik sa kanya ng matagal. Kung kanina ay ayos lang sa kanya, sa pagkakataon ngayon ay tila nag-aalangan na siya na sagutin ito. Bakit parang ayaw mo na ako maging kaibigan, Flavia? Tanong ni Mara. Aha, syempre gusto. Ano ka ba? Hindi ko na kailangan na sagutin pa ang lola mo. Mabilis na palusot ni Flavia. Ngunit ang totoo ay nag-aalangan na siya sa pakikipaglapit nito sa kanya. Pero mabait si Mara, subok na niya iyon. Gulong-gulo tuloy ang kanyang isipan. Alam niya ang kwento tungkol sa mga aswang dahil lagi itong kwento ng nanay at maging ng lola niya noon. Hindi niya akalaing maranasan niya iyon ng personal. Halos hindi na rin mawaglit sa kanyang isipan ang kanyang nakita. Doon pa lang sa mga paa ng bata ay kinilabutan na siya sa pamilya ni Mara. Minsan lang talaga ako nakikipaglapit sa kaedaran ko at ikaw pa lang yata ang una kong naging kaibigan. Flavia, sana kapag naikwento ko na sa iyo ang sekreto ng aming pamilya, sahanda ka pa rin maging kaibigan ko. Alam ni Flavia kung ano ang nais umbukin ng kanyang kaibigan. Kung ganoon ay handa rin itong ipagtapat sa kanya ang katauhan nito. Naging maluwag ang kanyang dibdib dahil napagtanto niyang walang balak ang mga ito na karnihin siya. Purong pakikipagkaibigan lang talaga ang hangat ni Mara. Sa utak niya ay siguro naman ay kaya rin siya nitong protektahan kung sakaling aabot sa punto na pagka-interesan siya ng pamilya ni Mara. Ang swerte ko pala, Mara. Huwag kang mag-alala. Narito ako palagi para sa iyo. Isa akong tunay na kaibigan para sa iyo. Asahan mo yan. Uwi ka ni Flavia. Nakatulog pa siya sa kubo kasama ang kaibigan dahil sobrang lamig ng hangin at napakasariwa. Natila ba dinuduyan siya at pinapabigat ang talukap ng kanyang mga mata. Hapon na nang magising at nalimpungatan pa siyang isinuot ang tsinelas, sabay kuha ng kanyang bag. Relax ka lang, Flavia, saway ni Mara nang magising din ito. Naku, nakalimutan ko na nasa bahay niyo pala ako. Akala ko kasi nasa school tayo at naiwan sa kwarto. Tignan mo naman, padilim na. Lagot ako kay nanay at tatay nito. Ayos lang yan, minsan lang to, saka pareho tayong napasarap ng tulog. Uwi ka ni Mara. Dahil hapon na ay nagpa siya ito na ihatid ni Mara sa kanilang bahay. Sakto lang din at bagong dating galing sa bukid ang ama at ina niya. Kagad na siyang nagpasalamat sa kaibigan at ginawa ang mga gawaing bahay niya. Hindi niya pinaalam sa kanyang mga magulang ang nangyari sa kanya dahil sa ginawa niyang pagliban sa klase. Para lang makasama sa kaklase dahil kaarawan ng ina. Ngunit wala naman siyang ibang naramdaman matapos kumain sa bahay nila Mara. Nag-alala siya na baka
may nakain siyang pinaspasan o kaya ay magiging isang aswang na rin siya. Ngunit hindi naman siya nakaramdam ng sintomas ng isang yanggaw. Lumipas pa mga araw at buwan. Walang pagbabago sa pagkakaibigan nila at kahit paman sa kabila ng na-discovery ni Flavia sa katauhan ng pamilya ni Mara ay hindi naman nagkaroon ng agwat ang kanilang pagkakaibigan. Mas naging magkalapit pa nga silang dalawa. Iyon nga lang at atubili na siyang pumunta sa bahay ng kaibigan. Si Mara na lamang ang kanyang dinadala sa kanilang bahay. Maayos rin itong hinarap ang kanyang mga magulang. Ang mga magulang naman pala ni Flavia ay alam na ang pamilya ni Mara ay mga aswang. Dahil sa lolo at lola nito na noon pa ay bantog na talaga na aswang ng kanilang lugar. Pero hindi naman ang mga ito tutol sa pagkakaibigan nila Mara at Flavia. Naiintindihan nila kung bakit ang mga ito aswang dahil kasama sila sa mga malas na naisumpa ni Batala. Alam din nila na hindi traidor sa kaibigan ang mga aswang. Mabuting kaibigan ang mga ito kung naging mabuti sa kanila. Ganun pa man, lagi si Flavia na pinaalalahanan ng mga magulang na huwag din masyadong kampante. Kailangan pa rin ang kaunting distansya kahit pagaano ito kabuti sa kanya. At hanggang dito lang po ang kwentong ito mga kaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Ako nga pala si Flavia ng Pilipinas. Alright. Magandang araw po Sir Caspar, pati na rin sa lahat ng nakikinig sa channel. Sana po ay ma-enjoy ninyo itong kwentong nais kong ibahagi sa inyong lahat ngayong araw. Eric po ang pangalan ko. Isa po akong college student. Fourth year na kaya isang taon na lamang ay gagraduate na ako sa kursong education. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari nung minsang maatasan akong magbantay sa tito ko sa ospital. Driver ng pedicab si Tito Istong. Halos 10 taon na rin siyang driver. Isa siya sa pinakapaborito kong tito dahil sa mga kakaiba niyang kwento tungkol sa mga pasahero raw niya sa kanyang pedicab. Maghapon siyang namamasada. Kaya naman lahat ata ng klase ng pasahero ay naisakay niya na raw sa pedicab niyang 10 taon na rin sa kanya. Minsan ikwento niya ng isang beses na maghatid siya ng pasahero alas 9 raw ng gabi. Pauwi na raw si tito noon, garahe na. Nang bigla siyang pinara ng isang nakaputing babae na may mahabang buhok. Hindi raw alam ni Tito Istong kung ano ang nangyari sa kanya. Basta raw parang nabighani agad siya sa babae. Kahit hindi niya gaanong maaninag ang mukha nito, lumapit siya sa babae. "Sa may kanto lang po kuya," sabi ng babae. Tumango-tango naman si Tito. Hindi raw siya makapagsalita. Parang natulala lang siya sa kagandahan ng babaeng nasa harap niya. Amoy na amoy niya ang halimuyak ng babae. Sobrang bango raw na parang may nagsilitawang mga bulaklak sa paligid. Nang sumakay ang babae, umalon ang puting damit nito sa hangin, kasabay ng kanyang itim na buhok. Nakatitig lang si Tito. Natauhan lang siya nang bigla raw siyang kinalabit ng babae. "Kuya, alis na tayo. Nagmamadali ako eh." Mapanghalina at parang nang-aakit ang boses nito sa kanyang tenga. Umandar na nga siya. Hindi alam kung tama ba ang dinadaan ng daan. Ang tanging nasa isip daw niya sa pagkakataong iyon ay ang babaeng nakasakay.
para raw siyang ginayuma. Kusang pumapadyak ang kanyang mga paa. Kusang inililiko ng kanyang mga kamay ang mandibela. Pagaramdam niya raw ay kinokontrol siya ng kung sino. Nang marating nila ang patutunguhan ay umapak siya sa brek. Dahan-dahang bumaba ang babae. Malumanay ang pag-alo ng damit at buhok sa mahinang hangin na iniilawan pa ng maliwanag na buwan mula sa langit. Pagkababa ay humarap daw sa kanya ang babae. Nagabot ng bayad. Ni hindi raw tiningnan ni Tito kung tama ba ang bayad o hindi. Basta na lang daw niya ito inilagay sa bulsa. Nakatitig lang siya sa babaeng nakatayo. Wala pa rin sa sariling ulirat. "Salamat po kuya," sambit ng babae sabay ngiti. Muntik na raw siyang atakihin sa puso sa pagkakataong iyon. At kung pwede lang daw sana na sumama siya at iwan ang lahat para sa babaeng iyon, ay gagawin niya. Pero naalala niya na may pamilya pa siya at mga anak. Doon na siya natauhan. Inilibot niya ang tingin sa paligid at laking gulat niya nang malaman kung nasaan sila. Mga punong iniwan na ng kanyang mga dahon, kaya ang payat na. Mga sanga na lamang ang maaaninag sa liwanag ng buwan. Maduduming nitsyo na natutuklap na ang pinta. Nagtataas ang damo, bugot ng mga santo. Nasa sementeryo siya. Sementeryo ng lugar nila. Agad daw pinakaripas ni Tito ang pinikabawi. Noon lang daw siya nagdrive ng ganoon kabilis sa buong buhay niya. Nakauwi naman siya ng ligtas at wala nang multong nakasalubong pa. Pero hindi niya raw makakalimutan ang karanasan na iyon sa buong buhay niya. Marami pa siyang ibang kwento, madalas ay sa inuman niya ipinagyayabang ang mga karanasan niya. Manginginom din kasi si Tito Esteong. Gabi-gabi siyang lasing. Ewan, parang tubig na sa katawan niya ang alak. Madalas nga siyang biro inimama na huwag iihi sa apoy. Dahil siguradong gin daw ang ilalabas niya. Baka lumiyab siya. Tatawa lang si Tito at sasabihing hindi na siya iinom ulit. Pero mukhang hindi na talaga mahihiwalay si Tito sa alak. Hanggang nga sa nasira ang atay ni Tito dahil sa pag-iinom. Habang daw namamasada siya ay bigla siyang nakaramdam ng kung ano. Para raw siyang inatake sa puso. Kaya dumiretso siya sa health center sa barangay namin. Agad siyang dinala sa ospital matapos matignan ng doktor. Malala na raw ang sakit niya. Kailangan nang i-confine sa ospital. At agad nang matignan kung ano bang magagawa para gumaling si Tito. Pagdating namin sa ospital, sabi ng doktor ay kumatos na si Tito. Unresponsive na siya. At tanging swero na lamang ang bumubuhay. Parang nanlumo sa mga narinig si Tita Merce, ang asawa ni Tito. Umupo siya sa sahig at namutla. Siguro sinisisi niya pa rin ang sarili sa pagkakataong iyon dahil hindi niya napigilan si Tito sa pag-inom nito. Ako ang naging kapalit ni Tita na magbantay sa ospital. Tuwing uuwi siya para asikasuhin ang PhilHealth at iba pang papeles ni Tito. Madalas siyang nasa labas dahil sa mga gamot na binibili. Kaya ako lagi ang naiiwan para bantayan si Tito. Hindi naman ganoon kabigat ang magbantay kay Tito. Wala siyang malay kaya nauupo lang ako sa tabi niya. Nag-aabang sa mga nurse na naglilibot para magbigay ng reseta o gamot. Nagpapalit ng suwero. Isang beses pa uwi ay naglalakad ako sa hallway nang mapansin ko ang isang staff na may tinutulak na itim na garbage bag. Mabagal ang andar ng itinutulak niyang metal na trolley.
Naisip ko na mabigat siguro ang dala niya. Tinitigan ko ng maigi ang laman ng garbage bag. At saka ko napansin na parang kurting tao ang laman nito. Nagtaka ako. Bakit nila dinadala sa trolley ang isang patay na tao? At saan nila ito dadalhin? Hindi ko alam kung sinong demonyo ang sumanib sa akin sa pagkakataong iyon. Pero biglang gumana ang curiosidad ko. Namana ko siguro itong pagiging chismoso ko sa nanay ko. Sinundan ko si kuya na nagtutulak ng trole. Para bang hindi naman niya ako napapansin kaya sumunod lang ako. Lumiko kami sa isang hallway na puti. Dumiretso at saka lumiko ulit pa kaliwa. Ilang kwarto pa ay pababa na ang daan, papuntang basement. Lumabas kami sa isang parking lot na punong-puno ng sasakyan. Kaya nagmadali akong nakapagtago. Palingon-lingon ng lalaking tumutulak sa trole. Madalas din siyang tumitingin sa likod para tignan kung may sumusunod ba. Buti na lamang mabilis akong nakapagtago sa mga sasakyan. Pumasok siya sa isang kulay brown na pinto at saka naglaho. Walang sainahan nakatatak sa pinto. Kaya naman lumapit ako dito. Lumingon-lingon din kung may nakakakita ba sa akin at saka ako pumasok. Sumalubong sa akin ang napakasamang amoy na parabang tinulak ako pa atras. Mabigat ang hangin sa loob. Dumiretso ako at natigilan nang makita ko na nasa gilid ng pinto ang trolley na kanina lamang ay sinusundan ko. Wala na ang itim na garbage bag na naglalaman ng patay na tao. Dahan-dahan akong naglakad papalapit dito. Sumilip sa salamin na bintana at muntikan na akong sumigaw sa nakita. Nakatusok sa mga hook na nasa bader ang mga patay na katawan ng tao. Wakwak na ang tiyan ng mga ito at wala nang lamang loob at dugo. Sa gitna ng kwarto ay isang malaking mesa kung saan inilalapag ang katawan ng tao. Tsaka sinachap-chap ng isang lalaking naka-apron na puti at gloves. Gamit niya ang malaking butcher knives na halos 8 pulgada ang laki. Sa pagkakataong iyon ay hindi ako makapaniwala sa nakikita. Nahihilo na ako. Pakiramdam ko ay nananaginip ako. Sumasakit na ang ulo ko dahil siguro sa amoy ng katawan ng tao. Pagtingin ko ulit sa direksyon ng mesa ay itinaas na ng lalaki ang kanyang butcher knife sa ere. Agad itong ibinagsak sa paa ng isang katawan. Walang kahirap-hirap na naputol ang paa. Isinilid niya sa isang icebox ang naputol na paa at saka nagpatuloy. Tinaddad niya ng tinaddad ang katawan hanggang sa nagkapira-piraso ito sa ilang dosenang piraso. Pagkatapos maisilid sa icebox ay kumuha ulit siya ng katawan sa hook at saka inulit ang proseso ng pagkatay. Halos madul ako sa mga nakita. Dali-dali akong lumabas. Pagdating sa parking lot ay naghanap agad ako ng basurahan. Isinuka ko ng isinuka lahat ng kinain ko noong araw na iyon. Pagkatapos magsuka ay nasa ilong ko pa rin ang amoy ng karne. Kaya naghanap ako ng CR. Naghilamos ako at kinuskos ang mga kamay gamit ang sabon. Kulang na lamang nga ay maligo ako sa tindi ng paglinis ko sa sarili. Pag-uwi ko sa bahay, hindi agad ako nakatulog. Paikot-ikot sa isipan ko ang tanong kung ano nga ba ang nasaksihan ko. Kung normal ba sa mga ospital ang ganoon. Nag-research ako sa internet pero wala akong nakitang procedure sa ospital na kahawig ng mga bagay na nakita ko sa basement ng parking lot ng ospital na iyon. Kaya napagpasyahan ko na aalamin ko kung ano ba talaga iyon. Sa sumunod na araw ay maaga akong pumunta sa ospital
Tumambay-tambay ako sa parking lot, paikot-ikot. Pilit inaabangan ang lalaking nagtulak ng trole. Sarado na at nakalak ang pinto ng pinasukan ko. Kaya wala akong ibang pagpipilian kundi ang maghintay na may pumasok. Halos 2 oras akong naglilibot-libot sa parking lot. Pero wala talaga. Susuko na sana ako at papasok na sa loob nang sitahin ako ng janitor. Noy, kanina pa kita napapansin na paikot-ikot ka dito. Ano bang hinahanap mo? Sabi ng matandang janitor. Ay, wala po lolo. Paalis na sana ako nang bigla akong makaisip ng ideya. Manong, ilang taon na po kayong janitor dito sa ospital? Tanong ko. 4 na dekada na ako rito. Halos dito ko na kinuha ang pangtusto sa mga nag-aaral kong anak. Buti nga at nakatapos naman sila. Ngumiti ako. Manong, okay lang ba kung may itatanong ako? Ano ba yon, iho? Ikwento ko sa kanya ang tungkol sa mga nasaksihan kong kababalaghan. Ang tungkol sa lalaking may tulak na patay na katawan. Ang tungkol sa silid na may mga patay na taong nakahook sa pader at chinachap-chap para isilid lang sa isang icebox. Pagkatapos kong magkwento, nakatitig lang si Manong sa akin. Ewan, hindi ko mahulaan ang reaksyon niya. Hindi ka dapat nakialam sa mga bagay na wala kang alam, sabi niya. Akala ko ay magagalit si Manong. Papagalitan niya ako at saka papaalisin. Pero hindi naman pala. Mamayang tanghali, pumunta ka sa may smoking area. Ikukwento ko sa iyo kung ano bang katotohanan sa mga nakita mo. Saglit kong binalikan si Tito Istong sa loob. Nagpaalam ako kay Tita Merce na may pupuntahan lang saglit at saka ko umalis. Halos 1 oras din akong naghintay sa may smoking area. Gusto ko na talagang malaman kung ano bang meron sa kwartong pinasukan ko. Akala ko nga ay hindi na darating si Manong. Akala ko ay pinagtripan niya lang ako. At hindi naman talaga siya sisipot para sabihin sa akin ang totoo. Pero paglingon ko ay papalapit na siya, dala ang baunan niya. Doon tayo sa tabi ng puno, sabi niya. Sumunod naman ako. Umupo kami sa maliit na simentadong bangko. Kumain ka na ba? Tanong niya. Opo, sagot ko kahit hindi pa naman talaga. Hintayin mo lang ako. Ubusin ko lang itong dala ko tapos ay magkukwentuhan na tayo. Pinanood ko siyang kumain, adobong sitaw ang ulam niya. Bawal na raw kasi ang mga karni dahil sa high blood. Pagkatapos niya magligpit ng kinakain, nagsimula na siyang magkwento. 4 na dekada na akong nagtatrabaho dito sa ospital. Nadestino na ako sa lahat ng kwarto at opisina dito. Kaya naman kabisado ko na ang bawat sulok ng ospital na ito, na para bang linya sa palad ko. Sa tagal ko na sa trabaho, isang lugar lang ang ipinagbabawal sa aming mga janitor. Ang kulay kaping pintong iyon sa may basement. Wala kahit sino sa amin ang nakapasok na sa pintong iyon. Kahit nga mga nurse at ibang doktor sa ospital ay hindi alam ang mga bagay na nagaganap sa kwartong iyon. Lahat ng staff na nagtutulak ng trolley papasok doon ay hindi sa ospital na to nagtatrabaho. Hindi nga kami kinakausap ng mga iyon. Ewan, parang noon pa man ay alam na namin na may kakaiba sa lugar na iyon. Pero sa tagal nang nakatayo ang ospital, hindi maiiwasang sumingaw ang mga baho kahit gaano pa katindi mo ito itago sa mga tao.
Nalaman namin isang araw kung ano ba ang laman ng mga itim na garbage bag na nasa trole. Tumatakbo noon ang isang nurse. Emergency kasi sa isang ward. Nang biglang bumunggo ang nurse sa trole na tulak-tulak ng lalaki. Napunit ang itim na garbage bag at tumambad sa aming mga nakasaksi ang laman nito. Katawa ng tao. May katawa ng tao sa garbage bag na iyon. Nagatinginan kami ng mga kasamahan ko. Agad namang tinakluban ng isa pang garbage bag ng lalaki ang katawan. Dali-dali niya itong ikinarga sa trole at halos patakbong dumiretso sa basement. Akala ko ay yun lamang ang matutuklasan ko, pero hindi. May isa pang nangyari kaya nalaman ko ang buong katotohanan. Agad na uminom ng tubig si Manong. Nagpunas muna siya ng bibig bago nagpatuloy. Isang beses ay natuka ako ng panggabi. Mas gusto ko ang panggabing shift, kaya pumayag agad ako. Ang laging trabahong natutukan sa akin ay ang pagtatapo ng basura. Pagkatapos kong kolektahin ng mga basura ay kailangan kong dumaan sa basement para lang marating ang mas malaking basurahan sa likod ng main building. Pagdaan ko ay napansin kong may malaking van na nakapark malapit sa baraw na pinto. Bukas ang pinto ng van at lumabas dito ang isang lalaki na binuhat ang icebox na nasa baba. Takang-taka ako. Noon ko lang nakita ang van na iyon, kaya naman lumapit ako. Pero bigla akong natigilan. May lumabas na dalawa pang lalaki. Ang isa ay nakasuot pa ng formal na damit na akala mo ay aatin ng kung anong meeting. Hawak ng lalaki ang isang kamay. Putol na kamay. Bigla niya itong kinagat at tumangaw-tango naman ang kasama niyang lalaki. Sobrang talas ng ngipin ng lalaki na parabang malambot na karne ang kinagat niya. Hindi man lang ito nahirapan na punitin ang laman ng kamay ng hawak. Tuwang-tuwa pa ito habang inunguya ang karne. Gumawa ng linya pa ibaba sa kanyang panga ang dugo mula sa karne. Doon ako natauhan. Agad akong bumalik sa mga basurang dadalhin ko dapat sa labas. Binilisan ko ang pagtulak. Hindi na ako lumingon pa sa van na nadaanan. Pagtapon ko ng basura, lumiko pa ako ng main gate para lang iwasan ang basement na iyon. Halos isang linggo rin akong hindi nagtangka na dumaan sa basement na iyon. Lagi kong iniisip na baka ako ang mapagtripan ng lalaking kumakain ng putol na kamay. Kalaunan, nalaman ko sa ibang mga katrabaho na aswang daw ang may-ari ng kwartong iyon sa basement. Kaibigan ng mismong may-ari ng ospital. Kaya naman nagagawa nitong kumuha ng mga patay na katawan mula sa ospital. Wala itong pinipili kahit anong sakit ng patay na tao. Lahat ng pwedeng makuhang laman ay kinukuha nito. Kaya hanggang ngayon, iwas pa rin ako sa basement na iyon. Dumadaan lang ako sa lugar na iyon kapag umaga. O kaya kapag may kasama ako. Pero kapag gabi, alam kong iyon ang oras kung kailan nila ginagawa ang pagkarga ng mga laman sa van na magdadala naman sa bahay ng aswang na iyon. Natahimik siya, nakatitig sa malayo. Ako naman nakatingin sa kanya, hindi makapaniwala sa mga narinig. Sana lang ay huwag mo nang maikwento kahit kanino ang mga narinig mo ngayong araw. Hindi ko nga rin alam kung bakit ko ikwento sa iyo. Siguro naghahanap lang ako ng mapaglabasan itong mga bagay na matagal ko nang itinatago. Kaagad na tumayo si Manong at umalis. Naiwan akong nakaupo sa bangko na iyon. At nag-iisip. Makalipas ang isang linggo, hindi na kinaya pa ni Tito ang sakit. Alas 12 ng gabi siya binawian ng buhay. Habang naghihintay kami sa paring magdadasal sana sa namayapang katawan ni Tito, biglang may isang lalaking lumapit. Nakilala ko agad ito. Kamukhang kamukha niya ang lalaking nakita kong nagtulak ng trole.
papasok sa kwarto na may brown na pinto sa may basement. Pwede po naming libreng krimit ang katawan ng namayapan yung kapamilya. Kami na po ang bahala, sabi ng lalaki. Hihilay na sana ng lalaki ang kama ni Tito. Payag na sana si Tita Merce. Pero tumutol ako. Sabi ko, hindi namin gustong ipakarimit ang katawan ng tito ko. Umalis naman agad ang lalaki nang hindi lumilingon. Tinanong ni tita kung bakit ako tumutol. Sinungaling na lang ako. Sinabi ko na iskam yung mga libre na yan. Ang hindi ko sinabi sa kanya ay kapag pumayag kami, baka mapasama si Tito Istong sa mga taong nagiging pagkain ng aswang na nagmamay-ari ng kwarto sa may basement. Naiuwi naman namin ng maayos ang bangkay ni Tito Istong. Isang linggong pinaglamayan at saka inilibeng. Sa pagkawala ni Tito, para bang nawalan ako ng kaibigan. Lumipas ang ilang taon. Pumunta ulit ako sa ospital para magpa-medical. Nang maalala ko ang tungkol sa basement. Habang naghihintay ng resulta, pinuntahan ko ang basement ng ospital. Wala na ang kwarto. Napalitan na ng father ang dating brown na pinto. Hinanap ko rin si Manong Janitor. Nagtanong-tanong ako sa ibang nakasalubong ko. Nagretiro na raw si Manong. Naisip kong mas mabuti na ang ganon. Wala na ang brown na pinto. Wala na rin aswang na nagsasamantala sa mga bangkay na galing ospital. Iniisip ko lang kung nasa na ba si Manong Janitor. Dito ko natatapusin ang kwento. Salamat sa lahat ng nakinig sa atin. Sana ay nag-enjoy kayo. Muli po, ako po si Eric ng Philippines. Mapagpalang araw, Sir Casper. Tawagin niyo lang po ako sa pangalang Fred. Ako po ay 34 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari sa lugar ng Negros noong taong 1999. Hindi ko personal na karanasan ang aking ikukwento. Pero tungkol ito sa aking kapitbahay na si Gio. Si Gio nga po pala ay kaibigan ng aking Kuya Celso. Madalas silang magkasamang maglaro ng basketball noon. Nahinto lang nang magpaalam ang lalaki na magtatrabaho sa Maynila para makatulong sa kanyang mga magulang. Noong araw, umuwi sa aming probinsya si Gio mula sa pagtatrabaho niya bilang isang houseboy sa Maynila. Nagulat ang kanyang mga magulang na makarating siya sa kanilang bahay. Hindi kasi nag-iisa ang lalaki. Kasama niya ang kanyang kasintahang tawagin na lang natin sa pangalang Yara. Si Yara ay taga sa amin lang din. Bali sa kabilang barangay siya nakatira. Ang alam ko ay nagtatrabaho din sa Maynila ang babae bilang isang sales lady. Marami ang nagulat nang malamang magkasintahan pala sila. Medyo kilalang matapobre kasi ang kanyang mga magulang. Maganda naman si Yara, palakaibigan at matalino. Ilaglang sa kanya ang iba nilang kabatchmate ni ate dahil medyo may pagka-insultador kasi itong si Yara. Mahilig magpasakit ng kausap na hindi niya namamalayang belly double na pala ang mga bagay na nasasabi niya. Alam ko ang bagay na iyon dahil magkaklase si na Yara at ang ate Michelle ko. Minsan nakapunta si ate sa bahay ni na Yara at nasaksihan kung gaano ka-brutal manalita ang mama ng babae. Manang-mana nga naman si Yara. Wala namang nagawa ang mga magulang ni Gio kundi hayaan na lang ang pakikipagrelasyon ng kanilang anak sa babaeng iyon. Palaging ipinagmamalaki ni Gio na birhin pa raw ang kanyang nobya. Ni hindi nga raw ito marunong humalik dahil siya ang unang nobyo at unang binigyang pansin ng dalaga.
Minsan nang makipag-inuman si Gio kay Kuya Celso at kay tatay, ay may naikwento siya. Nang nasa Maynila pa raw sila ni Yara, ay dinalyan niya sa hotel ang kanyang kasintahan. Hiniling niya sa babae na ibigay na ang natatago nitong kabarihinan. Wala naman daw problema kung sakali mang may mangyari sa kanila, dahil plano na daw ni Gio na alukin ng kasal ang dalaga para tuluyan na niya itong maging asawa. Tinanggihan ni Yara ang gusto ni Gio. Aniya, makukuha niya lang daw iyon kung sakaling kung sila ang magkakatuluyan. Ayaw daw ni Yara na humarap sa altar na marumi na at hindi buo. Kahit medyo na inis si Gio ay nirespeto niya ang sinabi ng kanyang nobya. Sabi naman ni tatay, kung mahal niya ang babae ay pwede naman niya itong kausapin ng masinsinan. Hingiin ng maayos ang mga kamay nito sa magulang para bigyan ng basbas ang pakikipagrelasyon niya sa babae. Lingid sa aming kaalaman ay nagpaplano na palang alukin ang kasal ni Gio si Yara. Nag-alaga siya ng baboy at nag-ipon ng pera. Dito kasi sa probinsya, masyadong mapamahiin ang mga tao. May mga paniniwala at tradisyong sinusunod. Bago alukin ang kasal ni Gio si Yara ay mauuna muna ang pamamanhikan. Kaya naman matinding pakikipag-usap muna ang nangyari bago nagkasundong magkaroon nga ng pamamanhikan sa pangitan ng dalawang pamilya. Sumama kami kina Gio bilang pagpapakita ng aming suporta. Tumulong kami sa mga dadalhin, lalo na naghanda kami ng lechon para pagsaluhan ng mag-anak. Masaya ang lahat at natuwa na din kami dahil tinanggap ng pamilya ni Nayara si Gio. Buong akala talaga namin ay mapapabilang ang lalaki sa tinanggalan ng hasang ng mga mapangmatang magulang ni Yara. Mabait naman ito at masipag. Isa pa ay sanay din magtrabaho nang walang inirereklamo. Pinag-usapan nila ang kasal sa lalong madaling panahon. Lahat kami ay natuwa dahil walang nangyaring reklamo sa pagitan ng magkabilang panig. Sa halip, suportado ng bawat pamilya ang isa't isa. Kami naman ay natuwa na din sa itinakbo ng pag-uusap nila. Sa susunod na taon, itinakda ang kanilang kasal. Medyo alanganin na daw kasi sa taong kasulukuyang iyon. At kahit papano naman ay nangarap din sila ng kasal sa simbahan. Karamihan kasi sa mga mag-asawa sa amin ay ikinasal lang sa Wes dahil sa kakulangan ng panggastos. Para sa kanila, mapermahan lang ni Mayor ang kanilang marriage contract ay ayos na ang lahat. Madalayan namang lumipas ang panahon at naging masaya ang lahat sa pag-iisang dibdib ni na Yara at Gio. Palagi niyang sinasabi sa amin na masaya raw siya dahil malinis at mabait ang babaeng mapapangasawa niya. Marami na siyang sinabing plano sa kanilang buhay pamilya, kaya naman puro advice ang natatanggap nila mula sa mga nakakatanda. Kinagabihan, nagulat kami na magkagulo sa bahay nila. Tansya ko ay hating gabi na at nagpapahinga na ang mga nagsipagtulong sa kanilang kasal. Kami naman ay pauwi na noon matapos samsamin ni nanay ang mga hiniram na kaldero, plato, kubyertos sa kapitbahay. Nagpasalamat na din kami sa ipinadala nilang ulam na kadalasan talagang kaugalian ng mga tao sa probinsya. Hindi na natuloy ang aming pag-uwi dahil nakiawat pa si nanay at tatay sa galit na si Gio. Aniya, manluloko raw si Yara. Pinagmukha siyang tanga. Nang kausapin naman ni nanay ang babae ay humagulgol lang ito ng iyak. Si tatay naman ay pilit na pinapakalma si Gio. Aniya, kakakasal lang nila. Dapat ay maging masaya at mainit ang gabing ito para sa kanila. Anong nangyari at nagkagulo ang unang gabi ng pagsasama nila?
Bumunghalit ng iyak si Jeyo at saka sinabing niloko raw siya ni Yara. Paniwalang paniwala siya na berhin pa raw ang babae. Yun pala ay second hand na ito at nag-aasta pang malinis. Labis na nalungkot si Jeyo dahil umasa siyang malinis nga ang babaeng iniharap niya sa altar. Kahit sa dami ng mga naririnig niyang kwento sa ibang tao ay nagbingi-bingihan siya. Naniwala siyang mapagkakatiwalaan ang asawa niya. Nagulat kami nang hindi magpapigil si Jeyo. Umalis siya ng gabing iyon at pinalayas pa si Yara. Aniya, mula sa gabing iyon ay hiwalay na daw sila. Maging kami anyan lumo sa naging resulta ng relasyon nila. Parang napakababaw naman ang dahilan ni Jeyo para hiwalayan ang kanyang asawa na ganun lang. Kung ako ang tatanungin, magagalit ako syempre. Pero maghihintay ako ng tamang oras para makapag-usap kami. Hindi yung kagaya nito na halos wala ng kapatawaran kung makaasta ang mag-asawa sa isa't isa. Laging mainit na isyo sa buong lugar namin ang kasalan nilang nauwi kaagad sa hiwalayan. Ilang beses na naming kinakausap ang magkabilang panig. Pero pariho silang matigas at walang gustong magpakumbaba. Nagkanya-kanya nga sila hanggang sa matanggap na diniyara nang paunti-unti ang kinahantungan ng pagmamahalan nilang dalawa ni Jeyo. Pero akala lang pala namin iyon. Dalawang taon matapos ang maladilobyo nilang kasal, umuwi ulit sa probinsya si Jeyo. Kinumusta namin siya tungkol sa kanyang asawa pero iling lang ang naging reaksyon niya. Mahirap raw patawarin ang taong ginawa siyang tanga. Nang malaman ni Yara na umuwi na ang kanyang asawa, ay halos araw-araw itong nagpupunta sa kanila. Sinusuyo si Jeyo at pinakikiusapang magbalikan na sila. Tutal ay kasalanan naman daw niya. Kahit anong gawin niya ay matigas lang na tumanggi ang lalaki at ipinamukha sa kanya na hindi siya kawalan. Pagkatapos niyang kumprontahin si Yara, hindi na ito nagpakita pa sa kanila. Nalaman na lang niya na bumalik na sa Maynila ang babae. Pero nikatiting daw na konsyensya sa kanyang ginawa ay wala siyang naramdaman. Basta, galit na galit siya kay Yara. Namuhay siya ng mag-isa at namili ng maraming lupain. Inabalang sarili sa pagtatrabaho. Halos gawing araw ang gabi para makalimutan ang masakit na karanasan niya sa unang pag-ibig. Hanggang sa isang araw, abala siya sa pagtatanim ng mga gulay ng sapi ang dibdib na tinawag niya ako. Aniya, pwede ko raw siyang tulungan. Nag-iigib ako noon ng tubig at saktong napadaan sa kinaroroonan niya, kaya kaagad akong lumapit sa kanya. Sabi ni Jeyo, masakit daw ang likod niya. Nakiusap siyang pwede ko raw bang tignan kung bakit mahapti at kumikirot ang likuran niya. Pumayag ako at itinaas ang damit niya. Sigurado ako, parang kagat lang ng lamok ang nakita kong bumakat sa kanyang likod. O kaya ay baka kasi bubuyog lang iyon at hindi niya napansin kaya namaga. Kinagabihan iyon. Nagulat ako nang ipatawag akong muli ni Jeyo at pinatignan ulit ang kanyang likod. Labis ang pagtataka ko nang medyo lumaki iyon at mas nabaga pa. Sinabi ko sa kanya na parang tumubo ang kagat ng lamok sa kanyang likod at medyo malambot iyon. Para bang naghahakot ng nana. Dito na nagsimula ang hindi maipaliwanag na kirot na kanyang nadarama. Palagi na siyang humihiyaw sa sakit. Kahit hindi naman nasasagi ang kanyang likod, halos pumalahaw siya ng iyak dahil dahan-dahan itong lumobo na animoy nagkaroon ng laman. Nang malaman ni Yara ang nangyari sa kanya ay nagpunta sa kanyang bahay ang babae. Hindi namin malaman kung ano lang pala ang rason niya
At basta na lang nagpunta ng Maynila, pero nang malaman niyang nagkasakit si Jeyo, ay nagmamadali siya sa pag-uwi sa probinsya. Siyang nag-aalaga sa lalaki at nagbibigay sa lahat ng pangangailangan nito. Kahit pa ulit-ulit na tinataboy siya ni Jeyo ay nagpupumilit pa din siyang alagaan ang lalaki. Isinisingit pa niya ang pakikipagbalikan sa kanya kahit ayaw na niya. Halos mga ngayayat na si Jeyo sa nadaramang sakit. Aniya, kung kasalanan man ang ginawa niyang pagtalikod sa kasal nila ni Yara, ay humihingi siya ng tawad sa Panginoon. Pero hindi na siya makikipagbalikan pa sa babae. Ayos lang daw kahit hindi na ibalik ang gastos niya. Ang mahalaga ay maging maayos na ang buhay niya kahit nag-iisa. Nang malaman ng kanyang mga magulang ang sitwasyon niya, ay isinuhestyo ng mama ni Jeyo na magpadoktor na ang lalaki. Baka lang kasi ay na-impeksyon na siya dahil sa pagtatrabaho ng walang pahinga. Mas malaki pa nga ang naibibigay niyang pera mula sa kita ng kanyang lupain kaysa noong nagtatrabaho pa siya sa Maynila. Anang kanyang mama, inaabuso na niya ang kanyang sarili dahil sa pagtatrabaho ng sobra. Bumagsak ang malusog na katawan ni Jeyo. Nagkasakit siya at naratay sa kama. Nihirap siya sa pagtulog dahil palaging umaatake ang sakit sa kanyang likod. Hindi niya kayang humiga ng maayos. Umiiyak siya sa sakit, lalo na nagsusugat ang kanyang likod. Ikinagulat namin ang husto nang makita ang kalunos-lunos na sitwasyon ng kanyang likod. Buhay pa si Jeyo ay nabubulok na ang kanyang mga laman. Inuuod at nagnanaknak ang kanyang likod na dahilan kung bakit kami labis na nandidire. Akala nga namin mamamatay na si Jeyo. Naghahabilin kasi ito at nawawalan na ng pag-asang gumaling. Ang kanyang mga magulang ay palagi na niyang ginustong nasa kanyang tabi at nagmamakaawa na huwag makikipaglapit kay Yara. Ako man ay pinagsabihan na niyang bantayan ang kanyang mama at papa. Huwag ko raw hayaan na lapitan sila ng kanyang asawa. Dahil dito, naisipan ng kanyang mga magulang na dalhin ang lalaki sa isang albularyo. Pinatawas nila ito para malaman kung ano ba ang dahilan at nagkasakit ang lalaki. Panay kasi ang pagbanggit nito kay Yara na puro pagbabanta naman. Mabuti na lang at may kilalang manggagamot si natatay na nakatira sa kabilang baryo. Kinabukasan namin, kinausap namin ito na siya na lang ang magpunta sa bahay ni Najeyo dahil hindi na kayang bumangon ng lalaki. Isang kilalang manggagamot, si Kapi Roy. Marami na siyang nagamot na may sakit na hindi kayang pagalingin ng mga siyentipikong doktor. Kaagad na tinawas ang lalaki nang makarating sa kanyang tahanan ang albularyo. Nagulat kami nang sabihin niyang kinulam daw si Jeyo. Hindi lang ito basta kulam kundi tinamaan daw ito ng sakit na bara. Hindi kami makapaniwala sa aming nalaman. Masyadong mabait si Jeyo para patikimin ang barang. Sumakit lang ang ulo namin sa kakaisip kung sino ba ang posibleng gumawa nito sa kanya. Pero tanging kay Yara lang humahantong ang aming mga pagdududa. Ang babae man ay nakakalata na sa ginawa naming pagpapagamot sa kanyang asawa. Nagsisimula na nga siyang huwag magpakita sa amin. Kapag nakakasalubong ko naman siya sa kalsada, ay palagi pa niya akong tinatanong kung nalaban ba ang pamilya ni Jeyo kung sino ang kumulam. Palaging iling at hindi ko alam ang sinasagot ko sa kanya. May plano kasing ipalipadhangin ng albularyo ang karamdamang ibinigay ng mambabarang kay Jeyo. Ang masakla pa ay may sa mismong nag-utos na tama ang sakit na ginawa nila sa pamamagitan ng itim na mahika. Nagalit ng gusto ang mga magulang ni Jeyo. May gana para maging matapobre ang mga magulang ni Yara. Pero mga makasalanan at kay bababa naman daw. Kay bababa, kay,
kay bababa naman daw pala ng reputasyon. Isinagawa ng albularyo ang pagbabalik ng karamdaman at hindi na binanggit pa itong muli. Nakita naming dahan-dahan ng bumuti ang kalagayan ni Jeyo. Ang kanyang likod ay gumagaling na at nanunuyo na. Hindi kagaya nung una na nilalangaw at inuuod pa. Kung susumahin, halos isang taong dinala ni Jeyo ang pait ng kanyang pagkakasakit. Dahil sa ginawa ni Yara ay malabo na raw na makipagbalikan siya sa babae. Isinusumpa na niya ito. Dahil sa pagiging manloloko, sinungaling at mapagpanggap. Makalipas lang ang ilang buwan, nagawa ng makabango ni Jeyo. Hindi lang sa kama kundi maging sa pagkakalubok niya sa karamdaman. Dahan-dahan niyang naibalik ang kanyang lakas at kinalimutan na ang mga nangyari. Malaki ang pasasalamat niya kay Kaberoy at ginamot siya nito. Samantala, nabalitaan na naman namin na nagkasakit daw ang nanay ni Yara. Nagkaroon ito ng komplikasyon sa matres. Pero ikinagulat namin ng husto ng umiihi na ang babae ng nana. Ilang linggo lang ang idinusa nito sa sakit at tuluyan ang sumuko. Inilibing ang biyana ni Jeyo nang hindi man lang sila nagkakapag-usap. Ayon sa lalaki, pinapatawad na niya ang pamilya ni Yara sa lahat ng ginawa ng mga ito sa kanya. Iyon nga lang, hindi na niya kayang ituring na pamilya ang mga ito. Masyado na daw maraming nangyari kaya hindi na niya kayang sikmurain ang kilalanin pang asawa si Yara. Hindi naman daw siya perpekto pero walang karapatan ang babae na pagmukhain siyang mangmang at walang alam. Pagkalipas ng 3 taon, may ipinakilala ulit na babae si Jeyo sa kanyang pamilya. Tagaamin lang din siya at sa pagkakataong iyon, ay alam na niyang may anak na ang babae. Bali maaga itong nabyuda nang patayin ang kanyang asawa. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Jenny. Mabait naman ang babae at malayong malayo ang ugali sa nakagawian ni Yara. Magalang si Jenny at may respeto sa kapwa. Isa sa mga nagustuhan namin sa kanya, kaya kahit nagsasama sila ni Jeyo ng walang basbas ng pare, ay suportado namin sila. Nang malaman ni Yara na may kalibin na si Jeyo, wala na din siyang nagawa kundi ang mag-asawa na din sa isang matandang binata. Ang nakakatawa lang ay magkapitbahay pala silang dalawa. Nagkikita sa araw-araw at parang hindi kinakasal kung makaasta sa isa't isa. Tanging dasal ko lang, kung disidido na silang umusan, ay sana iwasan na nilang gumawa ng mga bagay na ikakasakit ng kapwa nila. Magsilbing aras sa kanila ang mga pinagdadaanan nila noon at pagtutuunan na lang ng pansin ang pagpapalaki sa kanilang mga anak kaysa sa umasa ng paghihiganting wala namang matatanggap na ganipala. Maraming salamat po sa pagbibigay sa akin ng oportunidad na makapagpadala ng kwento sa inyong channel. Isa po itong malaking karangalan para sa akin. Umaasa po akong makapagpapadala pang muli para magbigay ng leksyon na habang maaga pa, maging tapat sa ating mga mahal sa buhay para maiwasan ang kaguluhan at magpapabarang na pwedeng ikawasak ng ating pamilya. More power po at God bless everyone. Lalong-lalo na si Sir Casper. Salamat po ulit. Mapagpalang araw, Sir Casper. Isa po ako sa masusugid ninyong tagapakinig. Marami na po akong nasusubaybay ang kwento sa inyong channel. Kaya nahimok ko pong ang aking sarili na magpadala na din para ipaalam sa lahat na magpasa hanggang ngayon ay may mga aswang pa ding naglipana
sa kahit nasa ang sulok ng ating mundo. Habang tumatagal ay lalo silang dumarami. Hindi nga lang natin alam kung papaano, kasi nga ang kanilang mga lahi ay nagkanya-kanya sa pagtago sa kanilang mga lungga. Walang nakakaalam kung nasaan at kung paano nga sila matatagpuan. Maaaring sila ay lumilipat, nakikipagtagisan ng lakas, nang aakit, o di kaya ay nanlilin lang. Kabisado ko ang tungkol sa kanila dahil madalas itong kwento sa akin ni Tatay Van. Ako nga po pala si Alvin. 28 anyos, isang sundalo at nakatira sa isang tahimik at matiwasay na probinsya sa Maynigros. Dati kasi noong kabataan niya ay may mga nakasalamuhan na siyang nilalang kagaya ng mga aswang. Umiiyak na ipinagtatapat niya sa akin na kaya siya maagang nabiyudo ay dahil inaswang ang kanyang buntis na asawa. Hindi man lang ito binigyan ng aswang ng pagkakataon para mabuhay. Sa halip na mag-asawa ay inabala niya ang sarili sa pagtatanggol sa mga naaabe. Pinili niyang maging sundalo nang sa gayon ay magawa niyang makabawi sa mga pagkukulang niya sa asawa niyang hindi man lang niya na ipagtanggol. Si Tatay Val ay hindi ko po tunay na ama. Bata pa lang ako ay malayo na ang loob ko sa tunay kong mga magulang. Hindi ko maiwasang magtanim ng sama ng loob sa kanila matapos nila akong ibenta sa kanilang mga kakilala para ibili ng pagkain. Bali nagsimula lang po iyon sa utang. Marami ang buhay sa aming lugar at halos lahat, kahit minor de edad, ay kumakayod. Wala naman kaming magawa kundi ang tumulong na din sa aming mga magulang sa murang edad. Kapag hindi namin ito ginawa ay mamamatay kami sa gutom. Pero hindi pa pala sapat. Nang araw ng singilan, wala nang maibayad ang aking mga magulang kay Aling Sonia. Dahil sa pagiging desperada nila, inalok nila ang babae na gawin na lang muna akong maid para makatulong sa kanilang bahay. Ang sweldo ko ang ikakalta sa mga utang namin sa kanya. Pero masama si Aling Sonia dahil ibinugaw niya ako sa ibang tao. Ebenenta sa mas mataas na halaga. Bigla, ginusto ko tuloy na wakasan ang buhay ko dahil sa labis na lungkot, galit at puot. Hindi ko akalaing magagawa pala sa akin ng aking mga magulang ang mga bagay na ito. Hindi ko alam na may mga magulang palang ganoon. Iyong tipong ibabaliwala na lang ang lahat ng hirap na pinagdaanan nila. May dispatcha lang ang kanilang mga anak. Habang nasa kasagsagan ng pagbebentahan ng mga bata, na-raid si Aling Sonia ng mga pulis. Ang kanilang mga batang pinepresyohan ay dinala sa isang ampunan, samantalang hinuli naman sila at kinasuhan. Dito na nga kami nagkakilala ng aking itinuturing na tunay na ama. Kahit papaano, nagpapasalamat na din ako. Ang taong umampun sa akin ay walang iba kundi si Tatay Val, isa ding sundalo. Biyudo na si Tatay Val at walang anak. Tila nagliwanag ang kanyang mundo nang magkakilala kaming dalawa. Ako raw ang tumupad sa lahat ng pangarap na dalangin niya. Kaya naman hindi matapos-tapos ang pasasalamat niya sa Panginoon. Alam niyang kaya niya akong tulungan sa lahat ng bagay na kailangan ko. Tatanggalin niya daw lahat ng takot at hirap na pinagdadaanan ko. Mabait si Tatay Val at galante. Palagi niyang ibinibigay ang lahat ng bagay na gustuhin ko. Itinuturing niya akong parang tunay na sa kanya at minahaligit pa sa buhay niya. Pinag-aral ako ni Tatay Val sa isang magandang eskwelahan at binihisan ng magagarang damit. Hindi niya ako ikinakahiyang ipakilala sa kanyang mga pamilya.
kaibigan at kasamahang sundalo. Naisip ko tuloy, ang sarap maging kadugo si Tatay Val. Siguradong walang malulungkot na araw kasama siya. Ginagawa niya ang lahat para mapabuti ang lahat ng taong nasa paligid niya. Kahit papano, natutuwa na din ako dahil ang taong kumukpukop sa akin ay hindi naman abusado at mapagsamantala. Ang sabi pa ni Tatay Van, gawin ko daw ang lahat ng bagay na makakapagpasaya sa akin. Mamamasyal ako at aliwin ang aking sarili. Sa katunayan nga niyan, binigyan niya ako ng kotse nang makapagtapos ako sa training para maging sundalo. Binigyan na ako ng isang araw na pagre-relax bago sumabak sa gyera. Kaya sabi ni Tatay, libangin ko raw muna ang sarili ko. Sabi ko sa aking sarili, babawi ako kay Tatay Val. Gagawin ko din ang lahat para mapasaya siya at huwag magsisi sa pag-aampun sa akin. Alam ko kung paano siya mapasaya at yun ay sa pamamagitan lang ng mga simpleng bagay. Lahat ng kanyang gusto ay sinusunod ko. Kaya naman napaisip kong magbakasyon sa isang probinsya na malayo sa Cabayasnan. Bumiyahe ako sa isang lugar na alam kong may magandang pasyalan. Dala ang aking kotse ay tinalonton ko ang daan papunta sa kasulukan. Hindi naman ako natatakot dahil may dalang mapa ako, cellphone at pera. Kahit papano, may mapagtatanungan din ako sakali mang may madaanan ako mga bahay papunta sa lugar na tutunguhan ko. Sa kalagitnaan ng pagbibiyahe, may nadaanan akong babaeng tila ba naliligaw sa lugar na iyon. Hinahanap niya raw ang daan pa uwi sa kanila. Sumama lang daw siya sa mga kaibigan ng nanay niya, pero naiwanan daw siya kaya naligaw. At hindi na alam kung saan nga ba ang tamang daan. Naglalakad siya at kanina pa hindi mapakali. Nag-aatras abante sa kung saan ang kalsadang pwede niyang likuan. Maya-maya, sumalampak ito sa sahig at umiyak. Nagmaneho ako papalapit sa kanya at huminto sa harap ng kanyang kinaroroonan. Naawa ko sa babae kaya sinabi ko sa kanya na sumabay na siya sa akin. Nang tanungin ko kasi kung taga saan siya ay pamilyar sa akin ang pangalan ng lugar na binanggit niya. Pinasakay ko siya sa aking kotse at sinabing wala siyang dapat ipag-alala dahil hindi naman ako masamang tao. Nakampanti yata ang babae dahil panakanaka na siyang umingiti sa akin. Nagpakilala siya bilang si Erica. Magandang babae at mukhang mahinhin. Napansin ko iyon dahil nang bahagyang nililis ang kanyang palda nang umakyat sa aking sasakyan ay nagmamadali niya itong inayos at nahihiyang napayo ko. Naaliw ako sa pagtingin-tingin sa kanya. Ang hirap kasing sabihin na sa unang pagsayad ng tingin ko sa isang estranghera ay nagkagusto ako kaagad sa kanya. Gayon pa man, hindi ko na ito ipinapahalata pa dahil ayaw ko naman na matawag niyang mapagsamantala. Nagpatuloy kami sa pagbibiyahe hanggang sa abutin kami ng isang oras. Habang nagmamaneho ay tinatanong ko si Erica kung paano ba sila nakarating sa lugar kung saan ko siya natagpuan kanina at bakit parang malayo naman yata iyon sa Cabayasnan. Aniya, nangangalap kasi sila ng mga halamang ugat na pwede nilang gawing gamot sa mga sugat at kung ano-ano pang mga sakit na pwedeng gamitan ng herbal. Habang tumatagal, nagkakapalagayan na kami ng loob ni Erica. Nagagawa na niyang makipagbiruan sa akin at makipagtawanan sa mga sinasabi ko. Kaya naman nang makita ko na ang lugar na sinasabi niya, ay ipinaalam ko ito sa kanya. Ayon kay Erica,
hindi iyon ang lugar kung saan siya nakatira. Pero kabisado na raw niya rito ang daan. Kaya pwede na naman daw hanggang dito na lang daw siya. Nagpasalamat ako sa masasayang sandali ng pagbibiyahin naming dalawa at kaagad na siyang nagpaalam. Aniya, kung gusto ko raw na sadyain ang falls na pinaliliguan ng mga turista, ay diretsuhin ko lang daw ang kalsadang tinataha ko. Huwag na daw akong liliko dahil dadalhin na daw ako nito sa iba namang lugar. Sa paghahanap ko sa sinasabi niyang waterfalls, nakarating ako sa isang napakagandang resort. Lumiko na ako kahit binalaan niya ako. Kasi nga underrepair ang kalsadang didiretsuhin ko na sana kanina. Napakunot-no ako at naisip na nagkakamali lang yata si Erica sa pagsasabi ng impormasyon tungkol sa falls. May resort naman kung saan pwede akong manatili sa loob ng 2 araw at alam kong mag-i-enjoy ako. Pumasok ako sa resort matapos kong maipark ang aking sasakyan. Napansin kong kakaunti lang ang tao sa paligid, kaya naman baka kakaunti pa ang guest nila. Halos hindi mapuknat ang kanilang mga mata sa kakatingin sa akin, kaya naisip ko, baka naman pwede nila akong i-entertain sa pamamagitan ng pagtuturo sa akin ng mga bagay na pwede kong libangin habang naroon ako. Nakikita ko pa naman sa kanilang mga offers na may budging. Nakikita ko naman sa kanilang mga offers na may bungee jumping, zipline, at boat riding. Nagulat ako dahil ini-offer nila ito sa murang halaga. Nang mag-check-in ako sa kanilang resort, napansin kong todo asikaso sila sa akin. Halos hindi nila ako hinihiwalayan ng tingin. Nagulat nga ako kasi nga kulang na lang na subuan nila ako at paliguan sa sobrang galing nilang mag-asikaso. Kaya naman bilang pasasalamat, palagi akong nagtitip sa kanila. Iyon nga din ay nagulat ako. Ayaw nilang tanggapin ang tip ko. Para sa kanila okay na daw ang mapunta ako sa kanilang lugar bilang kanilang nag-iisang customer. Nabigla tuloy ako sa kaalamang ako lang pala ang nag-iisang guest nila sa loob ng resort na ito. Hindi ako nakapagsalita at hinayaan silang pagsilbihan ako. Pakiramdam ko para akong isang prinsipe na takot silang lumapag ang paa sa lupa para maglakad. Kulang na lang gawin nila akong estatwa at sambahin hanggang sa pumunta na ako sa langit. Pero dahil natutuwa ako sa ginagawa nila, hinahayaan ko na lang sila. Alam ko naman na gusto lang nila na ipakita ang serbisyong hindi kayang ibigay ng iba. Kaya naman kahit may kahirapan ay, ginawa ko ang lahat para maging maayos ang pagtatrabaho nila. Kinagabihan, napansin kong mas lalong dumarami ang mga tao. Parang kagaya na ng Boracay, ako ang binabati ng lahat. Natutuwa raw sila dahil narito ako sa kanilang harapan. Hindi ko tuloy alam kung paano gaganti sa mga pagbati nila. Para kasing kilala na nila ako at nandito yung feeling sa puso ko na binabati nila ako kasi hinihintay nila ako. Ewan ko ba kung bakit ganoon ang nararamdaman ko. Kaya naman nang sumapit na ang oras ng kailangan akong matulog, ay maingat na nagpaalam ako sa kanila para magtungo na sa aking higaan. Alam ko naman na hindi sila aalis kasi nga pagsisilbihan nila ako. Na iyon lang pala ay buong akala ko lang. Pagsapit kasi ng ating gabi, nakarinig ako ng ingay mula sa labas ng aking tinutulugang cottage. Mukhang may nagsiselebrate at nagkakabit ng mga banderitas.
Bumangon ako sa kama at sinilip ang mga taong tila yata hindi natutulog. Abala sila sa pagpapaganda ng buong lugar at ipinapaalam sa mga kasama nila na may panibago na naman silang pagsasaluhan. Sinagilahan ako bigla ng takot. Hindi ko man narinig na literal nilang sinabing may kakainin sila, ay kinabahan ako. Para kasing ako ang tinutukoy nilang handa para sa kanilang nalalapit na kapistahan. Walang ingay akong bumangon at binilisan ang takbo sa pag-iisip ko. Hindi ko kayang makipag-usap sa mga taong nasisiguro kong may masasamang balak sa akin. Kaya naman kahit medyo kabado ay gumawa ako ng trek para akalain nilang natutulog lang ako. Bumuo ako ng taong natutulog sa pamamagitan ng mga unan. Tinalokbungan ko ito ng kumot at saka inayos ang higaan. Kinuha ko ang mahalaga kong gamit kagaya ng cellphone, bitaka, at pati na ang bigay sa akin ni Tatay Val na barel. Ikinasa ko ito para handa na ako sa anumang bagay na pwedeng sumulpot ngayon sa aking kwarto. Hinalughog ko ang nasabing silid at napagtantong. May maliit palang pinto sa may banyo na pwede kong daanan palabas. Kaya naman nagmamadali akong sumiksik doon hanggang sa tuluyan na nga akong makalabas. Tiyempo namang nasa labas na ako nang kumalampag ang pinto sa kwarto. Pumasok sa loob ang mga taong kanina ay alagang-alaga ako. Kinabahan ako nang magdala sila ng maso at ipinukpok sa ulo ng nakahiga sa kama. Ngunit nang mapagtanto nilang tumalbog lang ang kanilang maso, ay dali-dali nilang hinawi ang kumot. Nagsinghapan ang lahat ng mapagtantong isa na lang pala itong unan. Nag-iyakan ang mga matatanda at naglupasay. Hindi nila matanggap na minsan na nga lang silang makakain ng tao ay nakatakas pa ito. Habang naririnig ko ang pinagsasabi nila pagkaramdam ko, umaakyat na ang lahat ng dugo ko sa ulo. Nanginit ang aking pisngi at nagtagis ang aking mga bagang. Kaya pala ang babait nila sa akin ay dahil balak nila akong kainin. Tumalikod na ako para sana tumakas pero naramdaman kong may paparating sa aking kinaroroonan. At mukhang marami sila. Umatras ako at nag-isip ng paraan. Nagulat ako nang lumitaw na lang basta sa kung saan si Erica at hinigpitan ang pagkakahawak niya sa aking kamay. Anya, kailangan ko na raw umalis at huwag nang magtagal sa lugar na ito. Ang pinuntahan ko ay baryo ng mga aswang at talagang hindi nila ako bubuhayin oras na maabutan nila ako. Hintakot na magkahawak kamay kaming tumakbo papunta sa labasan. Mabuti na lang dala ko ang susi ng kotse ko. Mabilis akong sumakay at napasigaw nang makitang nagpaiwan si Erica. Sabay sabing tumakas na daw ako. Nagpumilit akong pasakayin siya pero ang sabi niya, hindi raw siya katulad ko. Kagaya ng kanyang mga kasamahan, siya ay isa din daw aswang. Napatunayan ko nga iyon nang makita ko kung paano sila nagkanya-kanya sa pagbabago ng anyo hanggang sa maging isang nakakatakot silang mga aswang. Ang kanilang mukha ay naging madilim at nanlilisik ang mga mata. Ang kanilang liig ay nahati at nagawang ilipad ang kanilang ulo. Hindi ko na alam kung paano ipapaliwanag ang lahat ng nangyari. Basta natataranta na akong naglock ng mga pinto at bintana nang makita kong pinagtulungan na nilang hilain si Erica na para bang sa halip na ako ay siya ang pinagpiyestahan. Hindi ko napigilang umiyak at magwala sa labis na takot. Sobrang bigat ng aking nadarama na umabot pa sa puntong pinagsasagasaan ko ang lahat nang umihila sa maliit na katawan ni Erica. Nalulungkot ako sa sinapit niya at nagagalit naman sa sarili ko. Paano ko pa siya maililigtas? May baril ako pero hindi ko man lang nagamit ang mga ito. Dahil sa labis na lungkot, ay pinaharurot ko ang aking sasakyan
at hindi na lumingon pa sa lugar kung saan ako lumisan. Nang makarating ako sa bayan, nag-report ako sa mga pulis. Gulat na gulat sila nang malamang nakatakas ako sa mga aswang. Paano ko raw ginawa iyon? Gayong wala pa naman kahit na sino ang nagtatagumpay na makatakas sa kanila. Dahil sa aking nalaman, natuklasan ko na hindi lang pala ako ang nabiktima ng mga aswang na nasa resort na iyon. Pasalamat na lang daw ako at nagawa ko pang makatakas kahit imposible na nga talaga na mangyari pa iyon. Nanginginig na umuwi ako sa aming bahay. Ikwento ko kay Tatay Bal ang mga naging karanasan ko sa kamay ng mga aswang. Aniya, pasalamat na lang din kami dahil nagawa akong iligtas ng kaibigan kong aswang na piniling kaibiganin ako kaysa sa lantakan bilang pagkain. Maraming salamat po sa pakikinig. More power po sa inyong channel at God bless. Hanggang dito na lang po. Muli po, ako po si Alvin. At sana sa muli ay makapagpadala pa ako ng maraming kwentong aswang na naging karanasan namin ng aking Tatay Bal sa iba't ibang lugar. Magandang araw po ulit sa inyo o gabi man. Ingat, mga may minamahal. Mapagpalang araw, Sir Casper. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jane, 29 anyos. Nakatira sa siyudad ng Baay City, Negros Oriental. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong taong 2014, noong magbakasyon kami ng aking pinsang sa Rowena sa tirahan ng kanyang nobyo sa bayan ng Iloilo. Akala ko, sikat na ang aming lugar sa dami ng mga kwentong aswang kagaya ng kay Maria Labo. Pero hindi ko akalaing uso naman pala sa ibang lugar ang mga taong manggagamod o iyong manghihilo. Sila ang mga uri ng mangkukulam na gumagamit ng mahika sa pamamagitan ng pangangalap ng mga lason mula sa ahas at iba't ibang uri ng insektong nakakalason para gawing instrumento sa kanilang panggagamod. Natuklasan ko ang tungkol sa kanila sa unang tapa ko pa lang sa lugar na ina, Ino, ang boyfriend ni Rowena. Magkasama kaming tatlo nang bumiyahe kami doon sa pamamagitan ng land trip. Medyo mahaba pero enjoy naman ang aming biyahe. Marami kaming magagandang tanawing nadadaanan at mga sikat na lugar na dati ay may party sa aming kasaysayan. Pagdating sa bayan, sabik na sumakay kami sa isang jeep na paakyat pa sa bundok. Sabi ni Ino, nasa 2 oras pa mahigit ang biyahe namin papunta sa bahay nila. Wala namang problema sa akin iyon dahil nalibang naman ako sa bawat magagandang view na madaraan na namin. Tipikal na sasakyang pambukid nga ang sinakyan namin na kailangan pa ng punuan bago bumiyahe. Ilan sa mga pasahero ay napansin kong kakilala ni Ino at ipinakilala niya din ang kanyang nobya, pati na din ako. Mababait pala ang mga tao sa Iloilo, palangiti at palabate. Ako nga pala ay palagi nilang kinakausap at sinasabihang sana ay ma-enjoy ko raw ang pagbabakasyon sa kanilang lugar. Isa pa sa mga matatandang pasahero ay binilinan si Ino na dalhin kami ni Rowena sa bahay nila para naman makapamasyal kami. Hindi ko naramdaman ang pagod sa mahabang biyahe namin. Sa halip, mas natutuwa ako dahil kinakausap kami ng mga pasahero. Isa lang ang napapansin ko, iyong babae sa dulo na nasa likuran ng driver. Kanina pa siya nakatitig kay Rowena at sa totoo lang ay hindi ko gusto ang ginagawa niyang pagbubulong-bulong. Kinalabit ko si Rowena at palihim na tinuro sa kanyang babaeng nakita ko. Sinabi ko sa kanyang
Mukhang may saltik ang babaeng yon. Napabulong-bulong kahit wala namang kausap. Napansin ni Ino ang babaeng tinitignan namin, kaya sabi niya, "Huwag naming pansinin ang babae dahil hindi pa namin kabisado ang mga tao sa at ang mga tao sa lugar." Tinigilan na namin ang katitingin sa kanya at tininoon ang pansin sa cellphone. Malapit na kaming bumaba nang magreklamo si Rowena na masakit raw ang kanyang ulo. Pagkababa namin, nahagipan ang aking tingin ang matalim na titig ng babaeng iyon bago tuluyang umalis ang jeep na aming sinasakyan. Pagdating namin sa bahay ni Naino ay binati namin ang kanyang mga magulang at iniabot ang aming mga pasalubong. Doon na mas lumala ang pakiramdam ni Rowena. Biglang namutla ang babae at nahirapan sa paghinga. Nag-aalalang tinanong ko siya kung ano ang nangyari, pero ayaw niyang magsalita. Mabuti na lang, lumapit sa amin ang pinsan ni Ino, na tawagin na lang natin sa pangalang Edward. Tinanong niya kami kung wala ba kami nakasalamuhang kakaiba kung makatitig sa bayan o sa kahit saang lugar na papunta dito. Naalala ko ang babae pero hindi ko naman ito kilala. Sabi niya, mukhang napagdiskitahan kami ng manggagamod. Tinanong ko siya kung ano ang mga iyon. Kaya ipinaliwanag niya sa amin na sila ay mga uri ng mangkukulam na nanglalason. Madalas nila itong gawin sa mga taong ngayon lang nila nakita o kinaiingitan nila. Nangongolekta pala sila ng mga lason mula sa ahas at siyang hinahaluan nila ng ritual bago ipasa sa mga taong gusto nilang lasunin. Marami din silang paraan kung paano ito maipapasa sa iba. Iyon ay ang sa pamamagitan ng pagbubulong o paggamit ng iba't ibang elemento para makarating sa taong gusto nilang patayin ang kanilang nilason. Para makarating sa taong gusto nilang patayin sa kanilang lason. Pwedeng sa hangin, sa lupa o sa tubig. Ang mahalaga ay makagapang ito hanggang sa makaramdam. Na ng panghihina ang taong nais nilang biktimahin. Kung may nakasalamuha kaming taong ganito, kagaya niyon, kailangan naming mapagamot kaagad para wag nang gumapang papunta sa puso ang lason na posibleng ikamatay ng kahit sino mang tinamaan ito. Nabaghan ako nang makita ang bilis mangitim ng labi ni Rowena. Nanginginig siya at giniginaw kahit sobrang init naman. Ipinatawag kaagad ng mama ni Ino si Kapitreng na isang albularyo na nakatira ilang metro lang ang layo mula sa kanila. Dinasalan siya at pinahira ng langes. Habang ginagawa iyon ay nauulinigan ko si Kapitreng na tinatawag ang pangalan ng Panginoon. Ilang saglit lang, nagsuka si Rowena ng kulay itim na likido. Gulat na gulat ako dahil itim ang lumalabas sa kanyang bibig, gayong gatas at tinapay lang ang kinain namin sa biyahe. Pakiramdam ko tuloy, nabati si Rowena. Pinainom din siya ng likidong kulay berde at inutusang magpahinga muna at hindi naman daw ganoon katindi ang laso na pumasok sa kanyang katawan. Buong akala ko may mangyayaring masama sa pinsan ko, pero mabuti na lang at naagapan ka agad ang kung anumang laso na sinasabi ni Edward na nanggagaling sa estrangherang tinitigan namin kanina. Magtatagal pa naman kami sa tahanan ni Naino. Maliban kasi sa pagbabakasyon ay balak naming makipiesta sa susunod na linggo. May singing contest daw at gusto kong sumali para naman maipakita kahit papano ang aking talento sa pagkanta. Hindi kasi sa pagmamayabang, pero nagmamayabang na.
marami ang nagsasabing maganda raw ang boses ko. Charot. Mabuti na lang nang magpagpahinga na sa Rowena ay naging maayos na daw ang pakiramdam niya. Kanina ay sobrang hirap daw siyang huminga. Naroon ang pakiramdam na parang dudugo daw ang kanyang ilong at nabibingi siya na parabang nilagyan ng tubig ang kanyang tenga. Habang nagpapahinga si Rowena ay napilitan tuloy akong gumala kasama si Edward. Mabait naman ang lalaki at gwapo pa. Nagkakaras na nga yata ako sa kanya. Siyempre kahit taga-syudad ako ay kailangan ko ding magpakipot dahil gusto kong magpa-impress sa kanya. Dinala niya ako sa baryo kung saan naroon ang malaking basketball court. May mga naglalaro at nagkakasiyahan. May mga nag-iinuman at maliit na peryahan kung saan abala ang mga namamasyal sa paglilibang. Inaya niya akong magpunta sa peryahan at naglaro ng kung ano-ano. Nakakatuwa lang na napagkakamalan nila kaming magkasintahan. Alam kong kakakilala lang namin pero hindi ko maiwasang makaramdam ng kilig. Aye. Ipinakilala niya ako sa kanyang mga kaibigan at malugod naman nila akong isinama sa grupo nila. Masaya ang lahat kaya nagkasundo kaming magpunta sa sayawan sa susunod na araw. Kinaumagahan, sumama naman ako kay Tita Ami na manguha ng panggatong sa may sapa. Ayaw sana ni Ino dahil bisita ro ako pero mapilit akong sinabi sa kanya na alagaan na lang niya ang pinsan ko. Tuwang-tuwa naman si Tita Ami dahil hindi raw ako mahihain at tumutulong pa ako sa gawaing bahay. Hindi rin siya nabuburyong dahil palakwento ako at maraming alam para mas mapadali ang trabaho. Hindi niya lang alam sanay na ako sa amin dahil hindi naman kami mayaman at mas lalong hindi naman kami sanay na mangutos lang ng kahit sino para matrabaho ang gawaing bahay. Naghiwalay kami ni Tita Ami pagdating sa kakahuyan. May dala akong sako at may sukbit na itak. Kaya napagkatuwaan kong pagpuputulin ang mga tuyong sanga na nakahambalang sa daanan. Nahinto lang ako at nagulat nang maramdamang may nakatingin sa akin. Napalingon ako sa paligid at nakita ang isang babae na titig na titig sa akin. Tila ba naninibago siya dahil siguro hindi naman ako tagaroon. Binati ko ang babae ngunit nagbabadali siyang tumalikod at iniwan ako. Sa halip na ipagpatuloy ang ginagawa ko ay pinili kong iwanan ito at sundan ang babae. Tansya ko ay magkasing edad lang kami. May mahabang buhok at nakasuot ng bisteda. Nagmabadali siyang makalayo hanggang sa matiyak na yata niyang hindi ko na siya sinusundan. Ay tsaka lang siya huminto. Hindi niya alam na nagtatago lang ako sa isang malaking punong kahoy na may mayayabong na dahon at mga sanga. Pinagmamasdan ko siyang titingin-tingin sa paligid habang may hawak na maliit na bote. May sinakmal siya na ikinatalon ko sa gulat. Halos mabingi ako sa lakas ng kabog ng aking dibdib na makitang isa iyong katamtaman sa laking sawa. Nakita ko kung paano niya pinanganganang husto ang bibig nito. Napaka-eksperto niyang humawak nang hindi man lang siya nito natuklaw. Sigurado akong may kinuha siya sa bibig ng ahas. Kulay berde ang likidong iyon. Naisip ko, baka lason ang kinukuha niya. Pero ano naman kaya ang gagawin niya doon? Hanggang sa narinig ko ang tawag ni Tita Ami. Naalarma ang babae at nagmamadaling inihagis ang sawa tsaka tumakbo palayo. Ako naman ay nagkumahog sa pagbalik sa pwesto ko. Ikinuwento ko kay Tita ang aking nakita. Natigilan siya at tinanong kung saan nagpunta ang babae. Itinuro ko ang daan pero aniya, hindi na kami dapat lumagpas pa doon. Pagmamay-ari na ng ibang kapitbahay nila ang lupa at baka matanong ako kung ano ang ginagawa ko sa lugar na iyon. Medyo pinangingilagan pa naman ang may-ari kasi matandang dalaga at kilalang suplada.
Ikwento ko din kay Edward ang tungkol doon. Sabi niya, natatakot daw kasi si Tita Ami sa ganoong klaseng tao. Mga manggagamod ang tawag sa kanila. Iniiwasan ang tiyahin niya ang mga manggagamod dahil ang mga kagaya nila ang pumatay sa kanyang mga magulang noong araw. Masyado raw ang gitira ang mga manggagamod na nakasalamuhan namin. Kaya hanggat maaari ay gusto na niyang umiwas at huwag nang patulan ang mga kagaya nila. Ako naman ay hindi na din binanggit pa ang tungkol doon, lalo na at napapansin kong medyo apektado si Tita sa mga kagaya nila. Kinagabihan, naghanda na ako para sa disco. Magkasama ulit kami ni Edward. Ayos na si Roy na, pero hindi pa siya pinayagang lumabas ni Tita. Nangako siya na bukas sasama na siya sa aking pamamasyal. Naglalakad kami ni Edward papunta sa bayan. May dala kaming flashlight. At iyon ang ginagamit namin para maliwanag ang dadaanan namin. Marami kaming kasabayan ng mga papunta din sa sayawan. Umaalingasaw pa sa pabango yung mga babae, samantalang mga lalaki ay parang ibuburol sa sobrang formal ng kanilang mga damit. Habang naglalakad, napansin ko ang isang anino na patalilis na lumihis ng daan. Nakuryoso ako kaya naisip ko siyang sundan. Pinigilan ako ni Edward pero sabi ko sa kanya ay may pupuntahan lang ako saglit at hindi na hinintay ang isasagot niya. Nagmamadali kong sinundan ang babaeng iyon na pupunta pala sa sementeryo. Panaymura na si Edward kasi nga hindi lang basta babae ang sinusundan ko. Gayunpaman, natatawa na lang ako dahil sunod siya ng sunod sa akin. Nakita ko nang maglabas ng kutsilyo ang babae at nagpunta sa gitna ng malaking cross. Kinubkob niya ang lupa at may inilibing na papel doon. Napamulagat ako nang marinig mula sa babae nang banggitin niya ang pangalan ng pinsan ko. Pagkatapos, humiga siya sa tinabunan niyang butas na kanyang kinubgob at ipinatong sa gitna ng dibdib ang kutsilyo at muling nagsalita sa lingguwaheng Latin. Paulit-ulit iyon, tila ba ritual na kinakanta hanggang sa maramdaman kong nangangati na ako. Marahas akong hinila ni Edward at dinala sa kalsada na dapat ay pupunta namin. Pinagalitan niya ako at pinagsabihang hindi ako raw dapat pinakikialaman ang mga ganoong bagay. Nagalit ako at sinabi sa kanyang kung hindi ko sinundan ang babaeng iyon ay hindi ko malalamang kinukulam niya ang pinsan ko. Alam ko ang bagay na ginagawa niya kahit banyagang lingwahe ang kanyang inuusal. Mahilig akong magbasa at hindi naman ako inosente sa mga bagay na may kinalaman sa kulam. Iyong panggagamod nga lang ang bago sa kaalaman ko. Hindi nakasagot si Edward at yumuko. Naramdaman kong balisya siya kaya nagsalita ako sa mababang tinig kung kilala ba niya ang babaeng iyon. Tumangaw siya at nahihiyang iniwas ang tingin sa akin. Galit na tinadyakan ko ang maliit na bato sa daan at tinanong siya kung sino ang babaeng iyon at kung kilala ba niya ito talaga. Matagal bago siya nakasagot, pero nabigla ako ng gusto nang magsalita siya. Aniya, ang babaeng iyon ay naging nobya ni Ino, si Cora. Cora ang pangalan nito. Hindi tanggap ni Cora na pinaghiwalay sila ni Tita Ami. Sabi niya, ayaw daw niyang magkanobya na manggagamod ang kanyang anak. Wala silang nagawa kundi lumayo bilang respeto sa gusto ni Tita Ami. Pero nasaktan siya ng gusto ng malamang may nobya na si Ino at dinala pa niya sa kanilang tahanan. Hindi niya matanggap ang katotohanan hindi na siya ang nasa puso ng kanyang nobyo. Bilang gante, nilaso na niyang bilang paunang salubong sa amin ang aking pinsan. Siya pala ang babaeng matalim na nakatingin sa amin sa jeep. Hindi ito basta pasahero na nangangarap na makauwi
kundi nakikisundo din pala sa amin. Nalaman ito ni Edward dahil nagpatawas pala si Rowena. At nakilala niya sa plangganang may lamang tinunaw na kandila ang mukha ng babaeng lumapas tanganan sa kanya. Ang ikalawa niyang ginawa ay siguradong kulam na talaga. Nabibigyan niya ng karamdaman ang aking nananahimik na pinsan. Nakaramdam ako ng galit. Wala siyang karapatang pakialaman si Rowena. Pero ano naman ang laban ko? Umuwi na lang kami sa bahay ni Naino ng gabing yon at hindi na nagpunta sa sayawan. Nag-aalala ako kay Rowena. Gaya nga ng aking inaasahan, nagkakagulo na si Naino at Tita Ami sa bahay. Naghahanap na sila ng sasakyan na pwedeng maghatid kay Rowena sa ospital. Tinawagan na nga ang aming mga magulang at pupunta na raw sila pero hindi ako pumayag na dalhin sa doktor ang pinsan ko. Salip, pinatawag ko ang albularyong si Kapitreng. Panay kasi ang paghagulgol ni Rowena na masakit raw ang kanyang ulo. Halos magmamakaawa siya sa akin pero wala naman akong magawa. Tanging pagpapakalma lang ang kaya kong itulong sa kanya. Nang dumating ang albularyo ay mabilisan siyang ginamot at pinatulog. Nagsuka siya at tila ba nanghihina ng gusto. Naiiyak ako sa sinapit niya. Gusto lang naming magbakasyon pero bakit ang dami nang nangyaring hindi naman maganda? Sinabi ng albularyo na selos ang dahilan kung bakit binibigyan ng sakit si Rowena. Galit na galit si Ino nang malaman iyon. Noong gabing iyon ay gusto na niyang sugurin si Cora dahil sa ginawa nito. Pero pinigilan kami ng albularyo. Anya, may paraan para gumaling sa Rowena. Pero kailangan na huwag naming ipahalata na may nangyayaring nang hindi maganda sa pinsan ko. Gagawa siya ng ritual na palipadhangin para bumalik kay Cora ang sakit na binigay niya kay Rowena. Sa kanya pagsusuitan ng pangontra kulam ang aking pinsan. Hindi nga namin pinaalam sa mga kapitbahay ang nangyayari. Sa halip, kapag may nagtatanong ay sinasabi ko lang na naghaharutan si Naino at Rowena. Kaya hindi lumalabas sa bahay nila. Paligpasa, mga excited na kasi sa nalalapit nilang kasal. Marami naman ang natuwa at naikwento sa akin ni Edward na nakaabot daw iyon sa kaalaman ni Cora. Nagwala ang babae at buong gabing nanatili sa kagubatan. Siya lang nakakaalam kung ano ang ginagawa niya doon. Pero kung ako ang tatanungin, alam kong nangunguha na naman siya ng lason mula sa mga ahas na pag-aalagala sa gubat. Iyon nga lang tila minamala siya kapag pinapasa na ang lason sa hangin dahil imbis na si Rowena ay basta na lang bumabalik sa kanya ang karamdaman. Iyong inilibing din niyang kung anong bagay sa gitna ng sementeryo ay kinubkub ko. Gayon na lang ang galit ko nang makitang pangalan pala iyon at litrato na Rowena. Hindi lang balak ko lamin ni Cora ang binsan ko, kundi balak niya din pala itong mamatay. Iyon nga lang, hindi siya nagtagumpay kaya nang kumalat sa buong lugar nila ang ginawa ng babae, ay tinugoy siya ng kanyang mga kababayan at naglayas hanggang sa hindi na nagpakita pang muli. Sa ngayon, tatlo na ang anak ni Naino at Rowena. Masaya silang namumuhay samantalang kami ni Edward ay ikakasal pa lang. Kung saan man ngayon si Cora, sana ay huwag na niya kaming gambalain pa. Maraming salamat po sa pagbabasa nitong aking kwentong karanasan. More power po sa inyong channel at God bless po sa lahat. Sa iyo Cora, huwag kang mawala ng pag-asa. Almost 7 billion tayo dito sa mundo. Kaya imposibleng hindi ka makahanap ng gwapong katulad ni Edward o katulad ni Ino. Alright, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa lahat ng nag-subscribe at tumapo sa kwentong ito. Mabuhay po kayo at yun lang.
gabi nang gumayak ang mga magkaibigang Celeste, Migs, Ruben, Ronnie at Kayla. Imbitado lang naman sila sa isang pagtitipon sa kanilang kasamahan sa trabahong si Magdo. Ikabayante o noanyos na kasi nito. Dibo para sa mga katulad nitong binata. Kaya sabik ang lahat ng magkabarkada. Lalo na at sinabing maraming handa at bongga iyon. Dahil tatlong baboy ang kakatayin para sa mga dadalo sa nasabing okasyon. Pareho silang nagtatrabahong dicer, cashier at bagger sa isang mall. Magkasabay sila ng paso kaya sabay din ang oras ng kanilang labas sa nasabing mall. Kaya alas 8 pa ng gabi ang usapan nilang pumunta sa nasabing banwa. Isang oras lang naman ang biyahe mula sa lungsod at may nakausap na rin silang tricycle na pwedeng ukpahin papunta at pauwi. Tsuhin lang din iyon ni Ronnie, isa sa kanilang kasamahan. Sigurado ka talaga, Ronnie, na alam ng tiyo mo ang lugar na pupuntahan natin, ha? Tanong ni Kayla at Tila. Alanganin itong magtiwala dahil nga liblib na raw ang lugar na iyon. Oo nga, tagaro ng asawa niya eh, kaya alam na ang tiyo ko ang lugar. Paninigurado nito. Sinabi mo ba andito niya tayo sa mall sunduin? Tanong pa ni Kayla. Siyempre naman, alam nga namang isa-isa pa tayong puntahan sa bahay natin. Di hating gabi na tayo makarating kina Magdo. Naiinis na wika ni Ronnie. Ayan na naman kayong dalawa. Lagi na lang kayong nagpipikunan. Talagang may mabubuo na talagang pag-ibig sa paganyang-ganyan nyo eh. Natataang saad ni Megs. Todo deny naman ang dalawa. Mas lalo patuloy nagkairingan ang mga ito. Hanggang sa isang tricycle na ang dumulog sa kanilang harapan. O ito na pala, si Tio Iboy. Wika ni Ronnie. Kaya nawala na bigla ang tudyuan at bangayan. Bilisan nyo na, gagabihin na tayong masyado nito. Reklamo ng lalaki. Kagad na silang sumampa sa tricycle. Papunta sila doong nakaano perme pa rin. Ano bang okasyon doon at tila hindi nyo mahindian? Kahit ganitong sobrang gabi na, tapos sigurado akong may duty pa kayo ulit bukas. Tanong ni Mang Iboy habang nagmamaneho ng tricycle. Dibo ng isang barkada namin, Mang Iboy. Ayaw na sana naming pumunta kung tutuusin kaso ipakamagtampo. Ang dami daw kasing inihanda para sa amin. At minsan nga lang daw mangyayari ang ganoon sa buhay. Kaya ito, pumayag na lang din kami. Litanya ni Megs. Tsaka, baka doon ko pa matagpuan ang forever ko. Sayang din yon. Saad naman ni Ruben. Nagkatawanan silang lahat. Hindi naman dingin sa kanila na ibang kagupuhan talaga ang taglay ni Ruben. Aliw na aliw sila sa kwentuhan. Hindi man lang nila pamilyar ang lugar. Unang pagkakataon lang kasi iyong tinahak nila ang lugar ni Magdo. Ang bili nito sa kanila ay ito na ang sasalubong sa kanila sa dead-end na kalsada. Hindi na daw kasi iyon natapos dahil sa malaking ilog na kailangan pang palagyan ng tulay. Kaya hanggang doon na lang sila at kailangan na nilang maglakad papunta sa bahay nila Magdo na hindi naman kalayuan mula roon. Katext naman nila ito at ang sabi ay kapag nakarating na sila ng dead end ay tatawagan na lang ito dahil susunduin sila kaagad. Kaya kampante sila na maayos ang lahat. Manong Iboy, alam mo ba itong dead end sa banwa nila? Doon mo daw kami ihahatid. Susunduin tayo ni Magdo pagdating doon. Wika na si Leste dahil ito ang may kontak sa lalaki. Ito din kasi ang niligawan nito ng palahim. Ngunit ayaw lang mag-aminan dahil bawal sa patakaran ng mall ang magkarelasyon. Kapag malalaman ay automatic tanggal sa trabaho. Kaya marahil ay sinesekreto lang ng dalawa ang kanilang relasyon. Doon pala kayo,
Sos nako, may kalayuan pala. Pero sige na lang, nandito na tayo eh. Reklamo ni Mang Iboy. Nandito na tayo sa banwan nila? Tanong pa ni Celeste na halatang sabik na sabik. Oo. Papasok at ang sinabi mong dead end, malayo pa ng konti. Pero konti lang din naman. Uwi ka ni Mang Iboy. Ayos na yan, Tiyo. Nandito na rin tayo eh. Tsaka kami na lang bahala ang dumagdag ng bayad kung palagay mo eh. Talo ka sa napag-usapan nating presyo. Uwi ka ng pamangkin itong si Rone. Tumakungo na lang din si Mang Iboy. Sa isip niya ay bawi rin naman dahil sa tabi ng nasabing handa. Sigurado naman siya na may pabalot ito sa kanila. Nako, salamat naman at naiintindihan niyo. Uwi ka pa ni Mang Iboy nang nakangiti. Isang liblib na lugar na ang kanilang pinasok. Sobrang dilim na ng lugar at tila wala ng pamamahay pa. Kaya nagtaka silang lahat at nag-aalinlangan na baka naligaw na sila. Sigurado kang dito iyong tiyo? Alang-aning tanong ni Rone na tila na bahala sa nasabing lugar. Ito yun. Sabi niyo, dead end. Sa unahang konti na lang. Uwi ka pa nito na siguradong sigurado sa kanyang sinabi. Ano ba namang lugar ito, Magdo? Katakot naman. Reklamo ni Kayla. Sinigundahan din ito ni Celeste. Nang tumigil ang tricycle ay kaagad nilang pinailawan ang unahan. Hanggang doon na lang nga ang simentadong daan. Masukal na ang katapusan kaya inispatan nila ng hawak na cellphone ang dulo. Wala naman silang nakitang malaking ilog doon. Celeste, natawagan mo na ba? Tanong ni Kayla sa kasama. Tinext ko na. Tanging sagot ni Celeste. Tawagan mo na para madali. Mamaya abala pala yun sa pag-aasikaso ng mga bisita. Lalamukin tayo ng matagal rito. Uwi ka ni Kayla. Kaya dinarial na nga nito ang numero ng cellphone ni Magdo. Kaagad naman itong sinagot ng binata at sinabing hintayin siya at papunta na ito. Papunta na raw? Bulong pa na si Celeste na nakatingin kay Kayla. Pagkatapos patayin ang hawak na cellphone ay biglang huni ng tiktik ang kanilang narinig mula sa paligid. Biglang lumakas ang ihip ng hangin kaya kanya-kanya silang sampa sa tricycle. Mukhang malalaking lamok ang narito at pagpipiestahan tayo ng mga ito sa sobrang dami. Litanya ni Mang Iboy. Nasaan na ba si Magdo? Akala ko ba malapit lang sa dead end ang bahay nila? Kahit isang bahay yata wala dito. Reklamo ni Ruben. Kaya nga, tawagan nyo nga ulit. Hangil ni Migs na natatakot na ring nakatingala sa kalawakan at tinignan ang paligid. Ngunit hindi pa man nakapagtipa ay bigla nang nagring ang telepono. Kaya ni loudspeaker na iyon ni Celeste. Pinaglulokon niya naman ako eh. Wala naman kayo rito. Reklamo ni Magdo kaya nagkatinginan silang lahat. Mas nabahala sila sa narinig na iyon. Kaunting lamlam lang ng ilaw ang nagsisilbing liwanag nila noon na nanggagaling sa flashlight ng cellphone ni Max. Rinig rin nila sa paligid na tila nasa malapit na nila ang mga nilalang. Magdo, nandito kami sa dead end. Sabi mo pa nga may malaking ilog. Wala namang ilog dito. Kami yata ang pinaglolok mo. Malakas na sigaw ni Kayla sa cellphone. Ano? Ibang dead end ang napuntahan nyo. Sityo iyan ang buong angka ng aswang. Bakit naman kayo dumiretso dyan? Tanong ni Magdo. Mas lalong nangilabot ang magkaibigan ng marinig yan. Ganon din si Manong Iboy. Mali tayo ng daan? Tanong pa ni Manong Iboy. Ewan ko sa iyo, Mang Iboy. Akala ko ba alam mo? Reklamo ni Celeste. Napakamot pa ito sa batok tapos ay nilagay sa sintido ang kanyang kanang kamay.
Dead-in naman ito eh. Hindi ko naman alam na may iba pang dead-in sa lugar na ito. At saka minsan na kami nakarating dito sa paghahanap ng mga fighting gagamba noon para maibenta. Hindi naman sinabi ng bayaw ko na maraming aswang dito. Reklamo ng Ginoo. Ano pang inaantay nyo? Lumabas na kayo dyan. Nag-aalala ang utos ni Magdo. Kaagad na binuhay ni Mang Iboy ang tricycle, subalit bigla itong tumirik at ayaw nang umandar. Magdo, tulong. Suntuin me kami dito, ayaw gumana ng makina ng tricycle. Umiiyak ng saad ni Celeste dahil natatakot. Maging si Kayla ay umiiyak na rin. Kaagad ibinaba ni Magdo ang tawag dahil pupuntahan sila nito. Tuwdo-bantay lang din sila sa paligid. Bubulong-bulong si Mang Iboy na wala naman daw aswang noong nanguha sila ng gagamba sa lugar. Ang dami raw ng gagamba sa lugar na iyon. Malamang dahil araw iyon Mang Iboy, kaya walang nang aataking aswang sa inyo. At syempre hindi niya sasabihin na lungga ito ng aswang dahil pag nagkataon, hindi mo na siya sasamahan. Wika pa ni Megs na naiinis. Kamot-kamot ni Mang Iboy ang kanyang batok nang biglang may lumundag sa bubong ng tricycle. Kanya-kanyang hiyawa ng mga ito dahil sa gulat. Lumundag pa ito mula sa bubong ng tricycle papuntang kalsada malapit kay Ruben. Hanggang sa hinila na nito ang binata. Kaya ang boses nito ay dumadagong-dong dahil sa sobrang takot. May namataan si Celeste na yabi-tobo sa kanyang paanan na nakalatag sa sahig ng tricycle. Marami daong kagamitan sa pagkumpune. Kaagad niya iyong kinuha at iniabot kay Megs. Kinuha rin kaagad iyon ni Megs at ang lakas na pinukpok ang napakalaki at mabalahibong kamay na humihila kay Ruben. Malapit na itong maipasok sa masukal na damo. Tuduhila rin si Ronnie at ang tiyo iboy nito. Ilang beses pang pinukpok iyon ni Max bago tuluyang bumitaw ang nilalang. Kaagad silang bumalik sa tricycle. Tudo halughog si Celeste sa kung ano pang pwedeng maging pangdepensa nila laban sa mga nilalang. Hindi naman kasi nila alam na ganoon pala ang aabuti nila sa lugar. Tila nagbubunye pa ang mga nilalang sa paligid at pinaglaruan talaga sila ng mga sandaling iyon. Bit-bit ni Migs ang yabi-tobo, Kamang Iboy ang lagari ng bakal. Na may bakal na handil. Kay Ronnie naman ay martilyo. Alerto ang kanilang mga mata sa paligid. Ilang sandali pa ay tumawag na ulit si Magdo. Papunta na ito dala ang tricycle, kaya nabawas-bawasan ang kaba na kanilang nadarama. Ang unang sumugod na isa lang ay naging tatlo na. Kaya tuduhiyaw na naman ang mga babae. Hindi pinatay ni Celeste ang cellphone kaya dinig ni Magdo ang kanilang hiyawan. Kaya halos paliparin na rin ito ang kanyang dalang tricycle dahil sa sobrang pag-aalala. Alerto lang kayo. Malapit na rin kami dyan. Wika ni Magdo. Kanya-kanyang laban ang tatlo sa mga kaharap nilang aswang. Nasugatan rin ni Mang Iboy ang aswang na gustong humila sa kanya. Hinampas niya ito ng lagari na para sa bakal at napahiyaw naman ito ng matamaan. Ngunit napaka-agresibo pa rin. Hindi nito tinigilan ang lalaki at tila gusto pang makagante. Kaya todo hampas lang si Mang Iboy rito para hindi siya muling mahawakan. Ginawa na niyang espada ang hawak na lagari. Tila napipiko na sa kanyang aswang. Gustong gusto na siya nitong lapain. Swerte lang yata nila ng mga sandaling iyon at mga ordinaryong aswang lang ang kanilang nakalaban. Dahil kung mga aswang na namumuhay sa kalikasan ay piniguradong, napailalim na sila ng kapangyarihan. Mabilis na lang mabiktima. Kalaban lang nila sa mga ito ay ang lakas. Di hamak na mas malakas sa mga ito. At kung wala lang silang hawak na pangdepensa, ay kanina pa sila nalapa ng mga ito. Si Migs na may kaliitan ay naipasok na ang kalahati ng katawan nito sa masukal na damuhan.
pinagtulungan nilang lahat na mahila ito dahil nasa dalawang aswang rin ang umihila nito sa ilalim ng masukal na damuhan. Tumulong na rin sina Celeste at Kayla kahit nangangatog na sa takot. Ilang sandali pa ay namataan na nila ang liwanag at naririnig na nila ang paparating na tricycle. Nabuhayan sila ng loob dahil makakaalis na rin sila sa lugar na iyon. Inikot na kaagad ni Bagdo ang kanyang dalang tricycle. Naabutan pa niya ang hilahan ng mga ito sa mga nilalang. Subalit nang makababa na siya ay bigla rin itong nagsitakas. Bit-bit kasi niya ang napakahabang itak, kaya marahil ay natakot ito sa kanya. Bilisan niyo, Rune. Tulungan niyo akong maitali sa dala kong tricycle ang dala niyo. Palalim na ang gabi. Paniguradong hindi lang sila palakas ng palakas. Parami na rin sila ng parami. Bakit kasi dito kayo napadpad? Litaan niya ni Magdo. Sabi kasi ni Mang Iboy, alam niya eh, nagtiwala naman kami. Reklamo ni Celeste. Sabi niya dead end eh. Di niyo naman sinabi na may iba pang dead end. Ito lang din ang dead end na may ideya ako. Ngayon eh, kasalanan ko pa. Reklamo ni Mang Iboy. Hindi mo kasalanan ng Iboy. Wala naman ang sabi na kasalanan mo. Hayaan mo na ganoon naman talaga. Magkakamali talaga tayo. Litanya ni Kayla. Umayon din dito ang iba. Hindi rin kasi nila na i-detalye dito lahat. Ang sabi lang nila ay dead end. Kung sana sinabi nila kaagad na may ilog. Hindi sana magkakaroon ng ideya ang driver na mali ang lugar na nasa isip nila. Inakala rin kasi nilang isa lang ang dead end ng banwang iyon. Subalit nagpasalamat na rin sila at walang isa sa kanila ang nabiktima ng aswang. Dahil kapag nagkataon ay marahil buong buhay nilang dalhin sa kanilang konsyensya ang bagay na iyon. Pagdating sa bahay nila Magdo ay wala na halos bisita. Mga tiyo na lang niya ang halos naroon at nagiinuman. Nag-aalala rin ang mga ito ng mabalitaan na naligaw sila sa baryo ng mga aswang. Nako, mabuti na lang talaga at nakalabas pa kayong ligtas sa sityo na iyon. Sa susunod, siguradohin nyo ang lugar na inyong pupuntahan. Kasi hindi lahat ng lugar ay ligtas puntahan. Lalo na sa liblib na iyon. Nagtaka lang ako kung bakit kayo napunta doon? Tanong ng tiyo ni Magdo. Ayos na yun tiyo, ang mahalaga ay ligtas sila. O siya, kain na kayo. Kailangan niyong magpakabusok para makabawi naman kayo ng lakas sa hilahan niyo kanina sa mga aswang. Pero pa ni Magdo. Ewan ko sa iyo. Sa susunod hindi na talaga ako babalik dito. Nakakatakot. Buti na lang hindi kami nadali. Reklamo ni Celeste. Huwag naman ganyan. Naligaw lang kayo eh. Doon lang naman ang delikado. Dito sa amin ay safety naman. Kailangan mo pang bumalik dito dahil dito kita ibabahay. Nawala ang tensyon sa ginawang pag-iba ni Magdo sa usapan. Hiyawan ang lahat ng marinig yan. Ayun, umamin din. Sabi ko na nga ba at may something tong dalaway. Kaya sabi kitong si Celeste na marating ang lugar. Dahil gustong makilala ang mga biyanan. Litanya ni Kayla nang nakangisi. Pinamulahan naman ang mukha si Celeste sa tudyong iyon ng kaibigan. Kayo talaga, tigilan niyo ako ha. Mamaya maniwala pa sila. Sabat ni Celeste. Nako, naikwento na sa amin lahat ni Magdo Inday. Ikaw pala si Celeste. Napakagaling mamili nitong anak namin ha. Magandang maganda. Wika ng ina ni Magdo, kaya mas tudo pa ang hiyawan. Bigla nang nawala sa eksena ang mga aswang. Subalit ang karanasan na iyon ay naaalala pa rin ng mga magkakaibigan. Kahit dekada na ang nakaraan. May kanya-kanya na silang pamilya at maswerteng nagkatuluyan nga ang dalawa, Celeste at Magdo.
Janak all. Ang masasabi ng mga single dyan, Janak all. At hanggang dito na lang po muna. Kasi tapos na ang kwento. Sobrang abusado at perwisyo sa buhay ng mga taga-baryo Bato, ang lasenggerong si Mang Paco. Walang may kahit sino man ang pumapatol rito dahil natatakot sa kanya. Noong minsan kasing pinatulan ito ng isang naperwisyong kapitbahay, ay sobrang nagalit at walang awang sinunog ang bahay kasama ang buong pamilya. Marami na rin itong naghahasang babae ngunit takot na magreklamo dahil pinagbabantaan nito ang kanilang buhay. Hanggang sa isang pamilya ang napadpad sa kanilang baryo. Mabait at tahimik ang nasabing pamilya. Si Mang Congrat ay isang retiradong sundalo. Habang ang asawa ay mas bata dito ng mahigit 10 taon. Pangalawang asawa ito ni Mang Congrat dahil ang unang asawa ay may bago na ring pamilya. Puro lalaki ang mga anak nila at kapwa mga minor. Unang araw pa lang ng mga ito sa baryo ay nagpakitang gilas na kaagad itong si Mang Paco. Lasing ito nang dumaan sa bahay ni Mang Congrat. At nagulat na lang ang mga ito nang biglang may malakas na kalabog sa kanilang bubong. Alas 6 pa lang noon ng hapon. At naghahanda pa lamang noon ang may bahay ni Mang Congrat ng kanilang hapunan. Biglang nagsisigaw ang lasenggerong si Mang Paco. Labas ka dyan, Congrat. Palita ko ay isa kang retiradong sundalo. Sige nga, susubukan natin yung tapang mo. Napatingin ang may bahay ni Mang Congrat sa kanya. Tila nag-aalala ito nang makitang piko na ito sa nag-amok sa labas. Nako, Congrat, huwag mo nang patulan yan. Lasing lang iyan. Alam mo namang bagong lipat lang tayo dito. Paalala pa ng asawa nito. Makikinig na sana ito ngunit isang bato na namang muli ang tumama sa kanilang bubang. Nako, Leonora, hindi titigil iyan hanggat hindi natuturuan ang leksyon. Sambit nito at pinaliwanag sa asawa na hindi brutal ang kanyang gagawin. Tuturuan niya lang ng leksyon. Nabahala si Leonora dahil hindi lingid sa kanyang kaalaman na isang aswang na may anting-anting ang kanyang asawa at ayaw niyang mabisto ng mga taga-baryo na bagong nilipatan nila ang katauhan ng asawa. Maging ang kanilang mga anak ay walang alam sa nakatagong lihim ni Mang Congrat. Tanging si Aling Leonora lang ang nakaalam at noon lamang iyong isinilang ang kanilang panganay na anak. Nung una ay nandiri pa siya sa asawa, lalo na nang ipinagtapat nito na ilang beses na nitong nakakain ng tao. Dumating pa sa punto noon na nagpalapuan sila dahil hindi matanggap ni Aling Leonora ang katauhan ng asawa. Ito rin ang dahilan kung bakit ito iniwanan noon ng unang asawa. Pinilit ni Mang Congrat na ipaliwanag ang sarili. Noong una naging sarado ang utak ni Leonora. Ngunit napagtanto niyang mas nangingibabaw ang tunay na pag-ibig sa puso niya. Kaya buong puso niyang tinanggap at niyakap ang katauhan ng asawa. Congrat, anong nasa isip mo? Nako, huwag na huwag ka ritong magpakitang gilas. Reklamo ng asawa. Hindi naman mahal. Susubukan ko lang ang tapang ng lasenggerong iyan. Hindi naman ako magpapakita. Wika nito at tumabas na kaagad ng bahay. Sa likod ito tumaan upang hindi makita ni Mang Paco. Ilang sandali lang ang lumipas nang marinig ni Aling Leonora ang pagsisigaw ni Mang Paco. Tila may kinakatakutan ito. Sinilip niya upang tignan at napailing na lamang siya
nang makitang nakalutang na sa ere si Mang Paco. Takot na takot ito at nagmamag-aawa. Kung sino ka mang lamang lupa ka, patawad kung nagambala kita. Hindi na po ako uulit, pangako. Sampit nito na parang maiiyak na. Ngunit hindi ito binitawan ng kung sinong hindi nakikitang nilalang. Alam ni Aling Leonora na asawa niya ang may pakana. Hindi pa nito kaagad binitawan hanggat hindi ito humagulgol ng iyak. Nang binitawan ito ng kung sino ay tila na wala ang pagkalasing at derecho ang takbo nito sa kanyang bahay nang napakatulin. Inakala ng mag-asawa na madadala ito, subalit hindi at napakatuso pa rin ito. Maaga itong nagising at pinagtataga ang bagong pananim ng mga gulay ni Aling Leonora. Lumagpas daw ito sa lupang pag-aari na niya. At dahil likas na mapagkumbaba ang ginang, hinayaan na lamang niya ito at humingi na ng paumanhin. Nagtitimpi ng husto ang asawang si Conrad. Lihim niyang inalam ang likod ng pagiging abusado ng tao. Inintindi niyang baka may pinagdadaanan ito kung bakit ganoon kasama ang ugali. Ngunit wala siyang makuha ang kasagutan. Puro kagaguhan at kapangahasan lamang nito ang kanyang nalaman. Napailing na lang si Mang Conrad. Sadyang may mga tao talagang ganoon ang pag-uugali sa utak niya. Lumipas ang isang linggo. Tila hindi naman na ito nag-amok pa ng kahit sino. Siguro ay nadala rin sa ginawa ni Mang Conrad. Buti nga at hindi niya ito pinalian ng buto. Hapon noon at galing ng paaralan ang tatlong mga bata. Nagtaka si Aling Leonora kung bakit umiiyak ang bunso. Sakto ring dumating si Mang Conrad. Nakita rin nito ang galo sa siko ng anak. Tinanong ng mag-asawa kung ano ang nangyari. Umiyak na kwento ng anak na tinulak siya ng lasing na kapitbahay nang magkasalubong sila sa daan. Papatulan sana ito ng dalawang kapatid ngunit mabilis na inarang ng ilang residente dahil sa pag-aalala lang hindi na sila nito titigilan kahit kailan. May sayad sa utak ang tawag ng mga taong nakatira doon kay Mang Paco. Nakuyom ni Mang Conrad ang kanyang mga kamao. Tahimik lang siya ng mga oras na iyon at pilit kinakalma ang sarili. Subalit, nasa ita ang kanyang pasyensya para kay Mang Paco. Hindi na niya mapapalampas pa ito. Nang gabing iyon, hinintay ni Mang Conrad na maging mahimbing ang tulog ng asawa. Sinigurado niya na sobrang himbing na ito sa pagkakatulog bago nagpunas ng langis. Kagad niyang tinungo ang bahay ng kapitbahay na lasinggero at abusado. Pinagkakalmot niya ang dingding at diniinan ang pag-apak ng bubong nitong yari sa dahon ng nyok na sobrang tuyo na. Kaya tuwing aapak siya ay nahuhulog ang mga kapiraso nito sa mismong mukha ng natutulog na si Mang Paco. Napamura pa ito sa galit ng magising. Sinigawan ito si Mang Conrad na nasa taas ng bubong. Papatayin kitang hayop ka. Anong ginagawa mo riyan sa bubong ko? Galit na sigaw nito. Mas lalong diniinan ni Mang Conrad ang pag-apak hanggang sa tuluyan ang masira ang bubong nito. Tsaka lang bumaba si Mang Conrad sa bakuran. At hinintay na bumaba ng bahay si Mang Paco. Bumaba nga ito bit-bit ang itak. Sobrang tapang nito at pasigaw-sigaw pa habang umiikot sa bakuran upang hanapin ang kalaban na noon ay nasa harapan lang niya mismo. Kaagad na inagaw ni Mang Conrad ang hawak na itak nito at itinapon sa kung saan. Parang kambing na umiiyak ang boses ni Mang Paco dahil sa takot at gulat nang biglang nangyari iyon. Sino ka? Nung nakaraang araw ka pa, siguro kapitbahay kita, tanong pa nito. Ngunit walang tugon si Mang Conrad. Tahimik lang siya habang pinagmasdan ang takot na mukha nito
hanggang sa binuhat niya ito at itinapon sa bakuran. Napadaing ito sa sakit ng kanyang kamay na unang tumama sa lupa, kaya alam niyang nabali ang buto nito. Gusto lang ni Mang Kongrad na paglaruan ng lalaki sa mga sandaling iyon. Binuhat niyang muli at sa pagkakataong iyon ay mas lalong lumakas ang boses ng lalaki at humihingi pa ng tulong, kaya nagising ang ibang mga kapitbahay. Nang makita ni Mang Kongrad na bumaba ang mga ito sa kanikanilang bahay ay inihagis niyang muli ito sa bakuran. At sa pagkakataong iyon ay balakang naman ni Mang Paco ang kanyang hinawakan sa baydaing. Sa pagkakataong iyon, alam ni Mang Kongrad na mas malaki ang pinsala sa katawan ng lalaki. "Kulang pa sana iyan sa'yo," sambit ni Mang Kongrad bago ito iniwanan na nag-aalumpihit sa sakit habang hawak ang balakang at nakalaylay ang isang kamay. Kaagad siyang lumisan nang makitang papalapit na ang ilang kalalakihan na kapitbahay. Pinagbasdan lamang niya ang mga ito mula sa di kalayuan. "Anong nangyari sa'yo, Paco?" tanong ni Mang Sente. "Pinaglaruan ako ng hindi nakikitang nilalang," sagot nito habang nakangiwi dahil sa dinadaing na sakit ng katawan. "Yan kasi, sobrang abusado mong tao," wika ng isa pa. Imbis na tumahimik ay nagalit pa si Mang Paco sa sinabi nito. "Ano ba? Tulungan niyo ba ako o susumbatan?" maangas na tanong nito. "Akala ko ba kailangan mo ng tulong namin? Bakit ang angas mo pa rin sa kanyang kalagayan?" naiinis na tanong ni Mang Sinte. Ngunit wala sa bokabularyo ni Mang Paco ang salitang pakumbaba. Sa ganoong kalagayan ay matapang pa rin ito. Nainis ang mga residente dito, kaya pinagkaisahan nilang lahat na huwag ng tulungan. Nang gagalaiti ito sa galit at pinagbantaan pa silang lahat. Mula sa di kalayuan ay napailing si Mang Kongrad sa kakaibang angas ng kanyang kapitbahay. Hanga lang siya sa mga kapitbahay na sobrang mapagkumbaba at pilit iniintindi ang pagiging tarantado ni Mang Paco. Paano na lang ang mga bagong nakakasalamuhan ito na hindi sanay sa kanyang ugali. Maging si Mang Kongrad ay nilisan na rin ang lugar. Sa utak niya ay ito na lamang ang bahalang gumapang kung paano niya maiakyat ang kanyang sariling katawan sa kanyang bahay. Wala rin plano si Mang Kongrad na tulungan ito. Kinaumagahan, sinilip ni Mang Kongrad ang kapitbahay na si Mang Paco nasa paintuan nito ng bahay nakaupo. Tila sumisilip kung sino ang dadaan. Marahil ay hihingi ng tulong. Ngunit walang may dumaan sa kanyang bakuran at tila wala nang pakialam ang mga ito sa kanya. Pinalak na itong bumaba ng silong ngunit nawala ng balanse, kung kaya't nalaglag ito sa harap ng kanyang pintuan. Agad na tinakbo iyon ni Aling Leonora at tinulungan. Hindi niya pa rin ito maaatim dahil sa ganoong kalagayan. Tinanong ito ng ginang kung anong nangyari sa kanya. Ngunit hindi ito sumagot at maangas pang humingi ng kanin at ulam. Biglang kumulo ang dugo ni Mang Kongrad nang marinig iyon. Ayaw sana niyang bigyan ito ng pagkain, ngunit hindi pumayag si Aling Leonora. "Ano ka ba, Kongrad? Huwag mo na kasing patulan. Ganyan talaga ugali niya. Talagang hindi na magbabago pa. Pero maaati mo bang mamamatay iyan sa gutom dahil pinabayaan nating mga kapitbahay?" Litanya pa ng ginang. Likas talagang napakabusilak ng kalaoban ng kanyang asawa, kaya wala na siyang magagawa pa. "Kapag ako gumaling, humanda sa akin ang mga iyan. Pinabayaan ba naman ako? Hirap bumangon at umakyat sa aking bahay," reklamo pa nito habang kumakain. Napailing na lang si Aling Leonora ng talikuran ito. Gano'n na nga ang kalagayan, paghihiganti pa rin ang nasa isipan. Tinulungan pa ito ng ginang hanggang tuluyang gumaling. Ang hindi niya na itanong ay kung sino ang may gawa niyon sa lalaki. Hindi niya alam na asawa niya ang pumilay sa tusong matanda. At tahimik lang itong nagmamatsyag sa ugali ni Mang Paco, na wala na yatang pag-asa pa ng magbago.
Nakita ng lahat ang kabaitan ni Aling Leonora kay Mang Paco. Lawi silang humanga sa pagiging mababang loob nito at pagiging matulungin. Lalo na nung nakita nila na gumaling na ng tuluyan si Mang Paco. Subalit, balik na naman ito sa pagiging abusado. At ang malala pa ay gusto nitong pagsusunugin ang mga bahay ng mga kapitbahay dahil umano ay hindi maasahan. Pinabayaan siya ng mga ito na hirap siyang gumalaw para maghanap ng pagkain. Nagulat si Mang Kongra dahil hindi na talaga maganda ang ugali ng matanda. Kaya nagdesisyon na siya na tapusin na ang kasamaan ni Mang Paco upang wala nang magiging salot pa sa lugar na iyon. Dapat nga siya na matawag na salot dahil siya ang aswang, pero pinili pa rin niyang mamuhay ng normal at makatao dahil ayaw niyang maging masama. Subalit sa hindi magandang gawain ni Mang Paco, nauudyok siyang gumawa ng masama rito alang-alang sa ikatahimik ng lahat ng mga taga-baryo. Kaagad siyang nagpunas ng langis. Nilapitan si Mang Paco na nagwawala at gustong saktan sino man ang may balak na bumaba sa bahay. Kung tutuusin, kaya ng mga itong pagkaisahan siya. Subalit umiiwas ang mga ito sa takot na mapatay nila ito at maging dahilan pa ng kanilang pagkakulong. Ayaw nilang mangyari iyon dahil may mga maliliit na anak sila na binubuhay. Kaya si Mang Kongrad ang tatapos sa kanilang kalbaryo. Uhaw na rin sa laman at tugo ng tao ang hininga ni Mang Kongrad. Matagal na siyang hindi nakapamiktima ng tao kaya siguradong mauubos niya lahat ang lamang loob ni Mang Paco. Malalim na ang gabi ng mga oras na iyon. Tulog na rin ang matandang si Mang Paco matapos mag-amok ng away. At dahil walang pumatol ay tumigil na ito sa pagwawala sa labas at natulog. Bukas pang pintuan kaya hindi na nahirapan pa si Mang Kongrad. Hinablot niya ito at laging gulat ng matanda nang makita ang kanyang nakakatakot na itsura. Pangil pa lang at kuko nito ay tila nanginginig na sa takot ang matanda habang nakasalampak sa lupa. Nagmamakaawa itong huwag saktan. Ngunit buo na ang desisyon ni Mang Kongrad. Kapag kasi pagbibigyan niya ito, ay gagawa lang ito ng kabulustugan. Takam na rin si Mang Kongrad, kaya hindi niya babaguhin pa ang plano. Kagad niya itong dinaganan at kinagat ng buong lakas ang batok nito. Gusto nito na kumawala subalit bumao na ang mga pangil nito sa kanyang leeg. Sinipsip nito ang kanyang dugo at hindi pa man tapos sa pagsipsipay. Ibinao na nito ang kuko sa dibdib ng biktima. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng matanda sa buong baryo. At dahil malalim na ang tulog ng bawat isa, hindi na nag-aksaya pa ng oras na bumangon para sumilip at alamin ang nangyari sa paligid. Narinig rin iyon ni Aling Leonora at nagitla siya ng kapain niya sa tabi. Ang kanyang asawa ay wala ito. Alam na kaagad niya kung ano ang nangyari. Nais man niya itong pigilan ay huli na ang lahat. Ayaw na rin niyang lapitan ito dahil magdududa ang mga kapitbahay kung sasawayin niya pa ito. Tahimik na lamang niyang pinapanood ang asawa na tila gutom na hinahalukay ang lamang loob ng biktima na si Mang Paco. Wala nang magawa pa si Aling Leonora. Alam niyang nasagad na lahat ng pasyensya ng kanyang asawa. Kung kaya't ginawa nito ang matagal nang ipinangako sa kanya ng asawa na hindi nagagawin. Hindi rin niya alam kung ano ang magiging reaksyon sa nagawa nito. Magpapasalamat ba siya sa asawa o magagalit? Kinabukasan, halos magkumpulan ang mga taong nakiusyoso sa lugar. Iisa ang reaksyon ng lahat. Nakahanap rin ng katapat si Mang Paco. Magiging tahimik na ang baryo natin. Uwi ka ng isa. Halos lahat ay sumang-ayon sa mga ito. Si Aling Leonora ay tahimik lang na nakikinig. Napagtanto niya ang marami pala talaga ang galit sa matanda.
Humingi ng paumanhin ang asawa nitong si Mang Congrad sa kanya. Alam na kaagad niya kung ano ang ibig sabihin nito. Walang magawa si Aling Leonora. Tapos na. At marami ang natuwa sa kanyang ginawa. Kaya ayos lang din sa kanya. Nangako rin naman itong hindi na uulit pa kahit kailan. Nangako ito ngunit hindi rin 100% na sigurado. Dahil ang pangako ay katumbas ng salitang pagsisinungaling. Alright, alams na. At syempre, tapos ng ating kwento kaya tatapusin ko na rin. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Isang like naman dyan. Alright.